Mga kaibigan, mula po sa Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 16. At ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagtuturo, sa katuwiran. Broadcasting region-wide, this is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. And music station, BBS. Basta Barreta, sigurado. Oras, mga kabanat! Eksakto na pong 7:41 ng pagkaaga at ang oras hatod po sa to ni Board Member Warren Senyar kang First District and Provincia din Camarines Sur. Bawal ang duwang, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme, Extreme, kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera, sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga mga tugang, aldaw po kita ngunyan ni Webes. Pitsa 11 na po kita kana bulan Abril. Magribalang kita digdi sa Bicol Broadcasting System, BBS, DWLV, 91.9 sa mga talahapita kasi itong mga radyo. Mga tugang, ako po ang regular nindong kaibalan digdi sa laungkan programa. Ako si Kapay J. Rivera. Araw ka dati, hanggang alas 9 kita mga Dabarkads, boys and girls. Kay banat ta ang mga mahihigos na mga banat patrol. And syempre sa newsroom, kay banat ta ang walang kupas, Boss Junil Dawing Mancuba. Sa technical, si Boss Ariel Camarotti. Saka si Boss Stephen Fabis, mga kabanat. Oy, balik na po kita sa trabaho. Nako naman, si mga tinatamad pa dyan, sabay-sabay, bangon-bangon, gising! Sa umaga, isa sa mga pinakikigan, Radyo Banat Extreme! Gising-gising na mga kapatid! Balik trabaho na po kita mga partner! Magpasiguro lang po kitang gulping tubig, ano? Gulping tubig, saka mga pasiguro kitang extra t-shirt sa mga bagets. Apo din daw tabi, partner, ang pag-asa. Ano, ang pag-asa kapatid, taaramon ta po ang posibleng heat index. Ngunyan po din sa probinsya kang Camarines Sur para sa mga kababayan tang paralaong ko sa opisina. Si mga kababayan tang balik eskwela. Oy, balik eskwela na po. Gising na mga chikiting, mga bagets. Si mga nag-long weekend dyan. Si mga namumula-mula pa dyan dahil sa sunburn. Eskwela na po. Eskwela na po kita. Ano? Balik na. Madali na bakasyon, di ba? Madali na po ang bakasyon, mga kabanat. Chillax lang. Ano? Chill. Habang ano man po ginigibo nindo, mga tugang, mag-iriba na po kita digdi sa laungkan programang Radyo Banat. Kay banat na din ang mga banat brigade. Ano po, si mga mapaabot ka sa inyong greetings, shout out, mga reklamo sumbong. Bukas po ang sa tuyang mga hotline number. Ano po, uya po sa buya mga hotline number digdi sa Radyo Banat, parekoy. 0919-956-4392. Saka 0906-280-4202. Ano po? Yan mga Dabarkads ang hotline number kang Radyo Banat. Ano? Paabutan kong marhay na aga ang sakuyang mga neighbor, ang sakuyang mabubuot, mga talagang bakong isnab, ano, na mga neighbor dyan po sa Harvard. Inutunta ang ang family Binagwa, ano? Ang Binagwa family, amay na amay, amay harayo payi, naka-smile na. Yan ang mga the best na neighborhood. Ano?
Binangwa family. Saka si Boss Eric Bugs Parikoy. Sir, good morning. Good morning, ha? Boss Eric, trabaho na kita. Mag-maray ni si Boss Eric na ano ni, permining may darang napsak, pasiguro siyang t-shirt. Ano? Si Eric Bugs. Good morning. Regards dyan sa inyong mabubuot na pamilya. Ano? Saka dyan po sa Harvard, ang sa kuyang kinakapatid niya. Ano? Kinakapatid. Si ano Jing ano Silvestre Florese yan ma'am good morning sa iyo ma'am good morning yan sa kuyang mga neighbor diyan sa Harvard may pa naka Irxmaila yan ang mga dabi igwaba ko diyan na neighbor na David ina ano agut igwaba ko diyan stupid na neighbor David ina ano agut ano pigtitido ko, pigi-smile lang ko, hindi naki-smile. Sabi ko, inaano man daw ini. Ako malungkot yung Stephen, sinusunod-sunod ko. Kada mahili ko siya, nag-smile ako sa iya, hindi naki-smile. Aram po kaya, maray ng kamong inot magtino, at least mayong nasabi sa inyo. Alam mga, alam, parang Stephen, aram niya kaya. Pero, ta kinokontak ni Boss ay ang pag-asa, aramon ta po mga tugang, ang heat index kana init kang panahon ko dyan, ano? Ay nako, sabi ko nga kay Boss Oka, pasandahin daw ang mga dabarkads sa dyan sa kulungan, dyan sa BGMP, at dyan nga rin iye, dawa ordinaryong aldaw, mainit, sa loob kang silda, di ba? Ano daw ginigibo niyan kan mga preso? Overcrowded, ang kulungan na dapat pang baintihan, nasa sanggatos. Ay, nako. O kaya ano po ang ginigibo kan na BGMP sa mga nakakulungo niyan, mga tugang dahil po sa sobrang init kang panahon. Ano po? Speaking kan na init kang panahon, aramon ta po ang heat index ngunyan sa Bicol. Particular na po sa Camarines Sur, kwalon na po ang pag-asa. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Balat Extreme. Nasa linya po mga tugang ang pag-asa, Legazpi. Ma'am, sir, good morning po. Hello, good morning po. Hello ma'am, good morning. Live ka po ngayon dito sa BBS DWLV Naga City, Camarines Sur. May tanong lang ko namin, madam, kung ano po ang heat index, anong inaasahan na init ng panahon ngayon dito sa atin? Bago po ang forecast heat index po natin ngayong araw is aabot po ng 40 degrees Celsius. Mm-hmm. Hanggang bukas po, ganun pa rin po. Pareho po ang forecast natin na heat index. Mm-hmm. Over Camarines Sur po. 40 degrees Celsius. Apo. Kung ikukumpara po ng mga nakarang araw, medyo hindi po gaano mainit ngayon. Apo, yung mga nakarang araw po kasi mga nasa 39 po. Mm, 39, 41, nag 42 pa nga siya nung April 6. April 6? Apo. Oh, grabe. Ano? Yun yung pinakamataas na heat index, kailan po na-record dito sa atin? Sa amin? Po ang pinakamataas na is yung 42 po. 42? Opo. So, kahit papano, mainit na rin ho yan? Opo, mainit na po siya. Under, ano na nga po siya na yung effect-based classification niya is under sa danger siya. Kasi yung danger nasa 42 to 51 degrees po. Yes, yes ma'am. Sa ibang part ng Bicol region, yung mga bumabiyahe ngayon, yung mga out of town, yun pong mga papunta ng ibang probinsya, ano po yung mga inaasado nilang heat index ngayon? Bali po sa... Albay. Ulayin natin ang Albay. Bali po sa Albay, ang forecast heat index natin is nasa 39 degrees Celsius po. 39? Then, opo. Then sa ano naman po sa Camarines Norte nasa 41 po. Mm-hmm. Then
sa Sorsogon naman, nasa 37 ang forecast na heat index nila ngayong araw. Sa Catanduanes naman, nasa 40 po. 40, okay. Madam, sa Camarines Norte, nung nakarang araw, nabalitaan ko, mataas ho yung ano nila doon, heat index. Opo, nasa 42 din po. Okay. Nung, ano po, mga April 9. Okay. Bakit hindi pare-pareho? Anong paliwanag niya? Bakit hindi pare-pareho yung heat index dito sa atin sa Bicol? Bali po, ang heat index po kasi computed siya sa relative humidity at saka sa temperature. Bali, nagbabago po kasi yung per region, yung mga temperatures and hindi nga po relative humidity. Wala tayong kasahan na kahit kaunti ulan? Sa bagay, ang napaklang napakainpag din na dagos, ano? Opo, dahil sa nalilang yung ulan, parang mas lalo ng mood na ganyan. Mas lalo ng init, ano. So, kayo po ay nasa 40 ang Camarines Sur. Opo. Okay. Madam, salamat po. Thank you very much, Pag-asa. Thank you. Thank you po. Ingat. Okay, mga Damarcan, si mga mabiyahin ko dyan, ha. Aramon ta po ang lagay kan na init kang panahon. At aaram din do, mga Damarcan, sa mga partner. Ang ano bagay eh. Ako nga eh, pakaluwas ko palang banyo, shower, di ba? Pagluwas ko, ipambihira, iba ang init kang palahon. Ano po? Iba ang init kang palahon. Maray na lang nga eh, dyan sa Mungunya, medyo may bulos ang gripo. Ano? Ang iba pong lugar sa Naga City, mayo pong bulos ni tubig, ang gripo din na. Ano? Yan ang problema ko dyan kang Metro Naga Water District. Kaya, kamustahon ta po ang ibang barangay digdi sa Naga City at ang iba po mayong tubig. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ay, sa mga Damarcans, mga tugang, ang Bicol Broadcasting System madadalan man po sa YouTube. Ano po, sa YouTube, paki-follow din po kami sa YouTube, mga tugang. Pindutol lang po nito ang subscribe sa YouTube, BBS 91.9. And sa Facebook din po, paki-like, share, follow po ang BBS, mga kabanat. And ang Radyo Banat Facebook page. Ano po, paki-like, share, follow na rin po. Ano, sa YouTube, mga tugang, si Damarcans ko, nayaon sa US of A, sa YouTube na lang dadalan. Sabi niya, pambihira ang amigo ko. Sabi ko, paki-share mo na lang. Ano, sabi niya, sabi pati sa kuya, Kabi G, sikat ka na, nasa YouTube ka na. Sabi ko, Bishay, ay, pambira ka. Nadalan na ka kaya. Hindi ka kaya nagsasabi-sabi. Nasa YouTube ka na. Sabi ko, loko ka, loko. Ano po? Kaya, mga Damarcans, madadalan po ang mga programa kan Bicol Broadcasting System. Pakihanap po kami sa YouTube, BBS 91.9. Bawal ang duwag. Bawal ang takot. Bawal ang pasaway. Extreme! Kasama ang mga BBS Banat Patro at ang Bad Boy sa Radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme! Saka good morning sa sakong amigo, Boss Askit Chokson, Bossing Sir, good morning! Ano? Ang saro sa mga mahigos, mabuot na staff ni Tolitz, ni Kagawad, Tolitz Del Rosario. Hello po. Good morning dyan sa mga amigo ta. Dyan sa mga Damarcans ta. Sa office ni Kagawad Tolitz. Good morning po dyan. Ki classmate, ki batch. Aski Chokson Bossing. O, ilongon mo. Ay, habot-habot ni Tito Beijing o dyan dahil sa imong regalong cologne partner. Pambira ka partner ha. Kada may bagong fragrance na inaliligawan si Tito Beijing. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ay, sa mga bareta po sa nasyonal, mga tugang, nagtutupad si Congressman Brian Reno Jimsuan na ang bagong Marcos, sa bagong Marcos Executive Order ang mapuol sa balikas na pagsubitir ka mga nakabitin na panukalang batas na gustong isecure ang nasyon gikan po sa cyber attack.
Nakapodan po si Bicol Saro, Party List Representative Brian Draymond Yabsuan. Mga tugang sa mga kapwa mambabatas na pagsikapan na maaprubahan ang mga nakabitin na mga House Bill sa Kongreso para maprotektahan ang digital infrastructure kan nasyon gikan po sa cyber attacks. Kasunod po kan executive order ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpatibay sa National Cyber Security Plan o ang inaapod na NCSP. Ang National Cyber Security po, mga tugang, na nagpapakusog sa presidente na kinukumpleto ang pagpakusugman kang multilateral na ugnayan kan mga kalyado asin pagpasar kan mga nakabitin na mga lay sa Kongreso para po darahon sa kaligtasan kan sa tuyang nasyon. Sa sinasabi pong digital na panahon, mga tugang, makatabang na patibayon ang satong mga depesa laban sa nagdadakol na cyber threats. At iba pong panghihimasok, sinabi ka Bicolanong Congressman na si Congressman Brian Rabiasuan kang Bicol Saro. Saro siya sa mga kooton na nabang sa House Bill 8199, mga tugang, na matapong ipagpukun sa konto para sa Department of Information and Communication Technology para sa epektibong magpasunod ang NACSP sa pagpatibay na nasabi pong executive order na pinalawas po kanakaging si Manang. Nakakot na balita yan, itinalaga ang House Bill 8199 ang National Computer Emergency Response Team bilang sentralizado mekanismo sa pagpapaabot ng informasyon sa gobyerno para sa mga residente sa seguridad at informasyon. Binabandad din kalasabi panukal na patas, matugang ang gabos na ahensya ng gobyerno na magkagin na imababa sa sarong tauhan na may sapat na pagsasanay sa seguridad at informasyon. Yan mga tugang ang balita sa National Halipo yan sa Bicol Saro Party List. Oras 7:58! Sa umaga, isa sa mga pinapitigan, Radyo Banat Extreme. Alas 7:58 na po di pagkaga. Aber, kung ano po na ang lidakan sa tuya po, Banat Patrol. PBS Banat Patrol. Nasa lidya si Tito Yap, Tito Yap, good morning. Salamat. May napakada, may tulang na salamat sa rambling. Location po, yan na pwede sa Antupan na sa Subangan ka na Pure Gold, ano? Iglesia, opisina mismo, kan Naga City Police sa Office Mobile ang Patrol Unit. Ano? Sa araw mo, Carol, sa mga kaipuan mo niyan, kanta to yung mga kababayan, inibagang mapaghahapo tayo itong mga mandalakbay, itong aralayo ang kuyan, mga biyahe, pag may nararautan, kung gayon hindi aram lugar. Destinasyon. Destinasyon. Ini ang importante nga senda nga dudumanan, na itutuklo sinda. Kung sa ina dapat direksyon kan mga biyahero sa rupa hindi baga sa kanto na ini kan Pure Gold sa araw mo baga palaog yan sa terminal pasiring sa Metro Manila pasiring duman sa Sudan kan Ligaspi Albay ini ang saro sa nahiling tang grabe ang traffic ano o kaya ang mga members kan MPO hindi nagkakasiribot. Akwera ka yan. Kan mga ginigibunindang uplan na sita. Ano? Uplan na sita. Ayon si Sir. Kaya yan, pigalap na siya. Yan ulit ka sumago si Lieutenant Colonel Dennis San Juan. Ang esposo ka sa tuyang amigo. Amiga. Ano? Sir, nasaan si Sir? Yan ang paranig din sa Kuya Magayula Amiga. Si Sayan? Ano? Kuyan? Mabuot yan? Mabuot. Bako yan itong masungit na polis? Bako yan masungit na polis, ha? Bako yan masungit na polis. Arugkan? Arugkan na... ay, nasa ko yan. Arug kita yan sa uno. Always in tune, commander. Ay, ang si Sir, hindi kita sa malipot na opisina ni Lieutenant Colonel Dennis San Juan. Ang gumiginig ko yan. Dining-ining. Disay? Dining-ining. Ito kami, gata itong kaibananta sa trabaho. Diyan sa Kalabanga. Ano? Sir, good morning po. Si Benji Rivera. Napasara ko hindi sa iyo, mutaram tabaga ng unya na panahon. Mga biyahero, balik-balik, laga, tapos duman sa Ligaspi. Ano po ang pinaka mayroon na trabaho ka na, ano ni, mobile patrol, ano, nag-aalalay sila, kaya katakon kayo ni Sumbak, sir, good morning. Good morning po, sir.
Sige, sige sir. Good morning po. Good morning. Good morning po. Good morning. Ay, ano ang pinaka ano, dakulindong kaso na na-encounter po diyan sa iyo pong hipatura, sir? Hepe. Ang dito po sir sa Muya, bali ano ni unit po ini. Ang pinaka anuan ni talaga dito kadakulan itong sa trapiko. Okay. Traffic accident. Mm-hmm. Kumbaga kami ang immediate na expander diyan. Okay. Pag nagkakaiwang na traffic accident, hindi nagpo-provide man kami si kunyan na motor assistance center para duman sa mga motorista na narautan, may mga kaaputan, kung location. Tapos kung sakaling may problema sa indang bihikulo talaga, nag-assist man po kami diyan. And then nagpo-provide man kami traffic management pag ma-traffic na hindi po ta ang area mi po kaya nasa kunyang tang Talabakang Marlic Highway. Yes. Kumbaga iyan ang tinututukan mi para dai magka-bulbul ang traffic dito sa lugar mi. Iyo po. Yan ang pinakaanuan mi sir. Tapos nakakanda kami sir kita patrolya saka gabusan kang Naga City dahil hawak nito ang 27 barangay kang Naga City. Kumbaga pati duman sa taas nagpapatrolya po kami. Ah, kapot din do, kan unit din do. Oh, iyo po, iyo po. Tapos so, kung kanya na kabilugan kang Naga City, hawak nito yan na bus. Ano ka po dyan sa special unit na yan, sir? Bago man po ini station, sir, bali unit po ini, mobile patrol unit. Ako po ang chief kang mobile patrol unit. Oh, very good. Ano, so ang opisina nindo, yan pong sa, yan pong dyan sa Atubaga Kandakulang Mall. Ayun po. Ako ka nga Pure Gold. Okay. Tapos ALDP. Okay. Iyon ito ang pinaka-opisina mo eh. Mm-hmm. Tapos so, mga ibang personnel ko din, nakadereploy mo po yan sa Kalabahan kang Marlic Highway sa kaduman sa mga motor sa Citroen Tender para mag-assist duman sa mga motorista nga nito. Pero po, ang personnel mo dyan, dakul ka tao dyan? Dakul po, kaya lang po may mga naka-detail po kami sa iba-ibang opisina pa. Kaya opo. Medyo, kunyan, ang pinaka-one bodies ko lang po din nasa 70 po, arugaya. Wow, okay, okay. Sir, yung mga vehicular accident, kabo ang nag-ano ka yan? Kabo ang nagkakapot ka yan? Bali po, pag nagkakaigwang... Uy, naputol. Yet, tawag ka. Apod ka, apod ka parig mo, Yet. Naputol. Kaulay na po mga tugang ang Hepe kan Station 5. Sinda po palan ang mga nag-re-respond sa mga vehicular accident. And sinda rin po ang nagagabay digdi sa mga motorista na mga siyempre naghahapot sa inang pasiring duman, parang kali, di ba? Okay, sige, sige partner. O yan, ibabalik ko kay sir sa nungan. Duman po sir sa kanyan, regarding kayo yan, kami po ang first responder pag-aaruga nagkakaigwang ko niyan dahil hindi nga nito, nasa Marlic Highway kami. Correct. Kadakulan na mga accident, vehicular accident. Hindi po nangyayari talaga kadakulan. Pero ang kunyan ni Kaan, ang sa recording po kayan, duman na po sa mga police station. Yes. Kasi okay. Mayo man po kami digding blatter book. Duman ni, turn over mo na yan po, duman sa concern station na nakakasakop digi, sa lugar na ni. Basta ka mula po ang na-respond di tulos. Opo, opo. Okay, pag nanaw naman po talo, nanaw naman kami hindi sa Kalabang ang Marlic Highway, kami na po, may na-respond diyan. Para mapadali, lugod talaga, sa mga motorista na nagdadagugun yan, iyo halimbawa po, naka-encounter ka mo, halimbawa lang ang itahinagan din mga iyo vehicular accident, para mas mapadali, ka muna ang kontakon, ang station iyo na po rin na kontakon. May madali man po talaga ang kunyan kasi nasa along the highway naman po ang mga personnel. Iyo. Nakalatag man po. Okay. Tapos may nag-speaker po talaga kadakulang kang traffic accident, mga kunyang gayan. Ang traffic enforcement unit, may unit man po kaya na nakatap dyan para sa kandakang investigation. Mm-hmm. Tapos sinda na ang minaprocess kayan para maayos kung sakaling magkaigwang kami ka-mulk settlement or dahil man na masyadong problema so kunyan din da. Tapos pero kung talagang may kunyan, issue ang kit kunyan yan, TOP, para duman sa involved na sa aksidente. Ano po sir, dakulang bagay po yung station nindo dyan sa location na yan kasi talagang grabe ang mga bus dyan. Luwas laog ang mga bus dyan. Ano iyo po. Lalo na po ngunyan, summer po baga sa bakasyon. Iyo, makukulamot sumama. Kadakulang na biyahero talaga. Luwas laog din sa Naga City. Dahil inakasintro kang kunyan eh. Kung baga suhali sa Metro Manila tapos suhali sa mga yan. Pating kunyan mangang
Tacloban o Visayas Region. Paparalaog po din. Kaya dapat talaga ako sa totoo kulang kay kitang diversion road. Ano po? Iyo po. Pero may, baka matapos na po. So, dyan po bala sa may Almeida, may sinigibo dyan na tinampo, panuwa at pasiring na duman sa may Mapulo. Mm-hmm. Kung sakali po siguro maaman yan, nakulang tamang po. Kasi mga, may ease out so mga volume kang traffic ko. Digi sa Marley Highway, digi sa mga kumaagi, digi sa area namin. Iyo po. Okay, sir. Thank you very much. Salamat po. Salamat, po. Salamat. Opo, thank, po. Thank you. At ako po lang sabi itong kuyan tungkol din sa Uplan si Taninda. Ano ana sa idang kadaklanan na sisita na may baga, no plate, no travel policy? Ano, sir? Ayaw po. Ang kadakulang po talagang kuyan midigdi, yan sa no plate, no travel policy dahil kulang may kumbaga, luma ng sasakyan o motorsiklo, mga four wheels. Mayo pang plaka. Pagkong ngayon, mayo pang plaka. Makangalas naman po yan na mayo pa siyang plaka. Uy, baka tapos ako, po, ako wali, sir, sa totoo lang, maray-maray kita, medyo murumodilo pang motor ko. Ang motor ko, ang day pa kupigtawan ng plaka, kan binakalag kong motor. Ay, sabi ko. Maski, sa kuya nga niyo po, sa motor man po kang akay ko nga niyo, sa kuya niyan, mayo pang plaka. Ay, pagalo. Kaya, ano, kasi, ano. Ay, po, yan, ang ginibom eh, kaya ang advice sa mga kang LTO, nabugtakan kayo basi temporary lang. Yan, very good. At least ma-repar na iba pang maski pa paano may plate. Copy. Talaga na lang ginagamit, maski temporary. Yes, yes. So, araw po kayo, sir, kinukonsider din doon yan. Iyo po, iyo po. Basta yung wala lang, makalus ba talaga itong blanco, mayo talagang plaka, ano? Oo, tapos mayo pang lisensya, lalo ng grabing problema. Impound yan, impound. Mayong pang talaga po ang kunyan niya. Mayong lisensya. Mayong mapili. Unregister. Impound na talaga yan. Ayaw po, ayaw po. Mayong pang talaga. Hirak mag... Kaya po anakan, mag-proceed na siya kayong dokumento. Kung halimbawa, kung pinakal niyan sa kunyan kang motor, ano, trade. Or consign pa man na kumpanya na pinakal niya, mag-po siya diwag kipapilis man lamang. Yes. Kaya nang mapatibayan niya na, kaya ito na vehicle. Kasi ang iba talaga, ang iba, sinuroblian lang po ng mga vehicle man. Oh. Ang hiram. Tapos tagkos pang accident, lalong dakulang problema. Dey, malindo dinadakop. Dey, malindo dinadakop si mga nakamotor na dahil hinuhulugan ng motor. Dey, sa buwan po, tatawang po kami baga intindi kang mga tao na lalo ako talagang may kuyan man talaga sa anong paliwanag niya, iyo, kung man ang sinasabi niya, eh may man po sinutuloyan niya. Patawin mo po kita mag-saon. Ang nahihirak ako, Hipe, ang nahihirak po ako, Hipe, hindi bagang mag-irina na nakasuruksuan sa motor. Iyo po, iyo ay nahihirak ko kung marikay pang nasisitar kang polista. Si Duwang nakahilmet, si Duwang Aki, dahi! Ay, iyo ba nga? Iyo po yan, problema at, po yan, nararap ka yan. At ang apat na sinda sa motor, bawal na yung apat na yan, si Duwang pang Aki, mayong hilmet. Ayun, lalo na po talaga grabing problema yan, kung sakali. Tapos yan pong mga... Pag-arokin hipping sitwasyon na si Bang Agum naka-helmet, si Duwang Aki na nakapalaman, na burumuling gitna, na kaya mayong lamang 15 years. Ano ka na? Disposition nito ka yan? Ang iba kung talaga man po, sir, na kahit po talaga sinaka, dahil tayo mapilimbayaan sa mga ate siguro, inaanan mo na lang consideration. Humanitarian sinaka, consideration? Oh, ina-advisean nila lang din na basta possible nakakunyan man sa mga aki. Iyo. Ipisil mo po na mayong kunyan niya kung iyo. Dahil naman yung nasa ng aksidente po baga. Iyo po. Isada lang yung nangyayari. Kung maray salamat lang ko ta kunyan digni sa mga teritilan po bakong main road. Eh, highway po baga yan. Highway baga yan. Iyo po. Kung highway po talaga dipisil. Iyo. Kaya sabi ko, hirak man ka rin. Matitikitan ini. At ang mayo man talaga, tamayo ay pambakal helmet, ay nako hirak mal. Okay, sir, thank salamat po. Thank you very much. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you. Tito Boyet. Maray itong bistado po sa may motor, tapos ng hulugan. May lisensya, 10 years. Ay, pera! Pagbinila itong amigo kong ito. Problema, may problema. Pero may kaibahan kitang
nawawara ang plate number. Ang advice ko. Kuya, magbuli-buli plaka. Ay, ako. Bugta ka ng lost plate. Iber, ako nga, ito, Yitbo, naara ko sa indo, tanga plate number din doon, nagkikirikirin na. Mapupuhon ka, mabakal ko si motor ko, di ako pintawan ang plate number kayo, binakalang ka. Masakit magpara, ano ko yan, ay, nako, pabira din, tapos na lang ko maghulog. Sabi ko, tapos na ko maghulog, bakit pa plate number? Ay, pabira din. Ay, paan ko lang sa follow up. Ah, ay, pabira ka, hararan yun sa ko, hindi ko pali na nito. Paan ko lang sa follow up. Ngunyan, nahinig ko si Ahinti, inaalok na lang akong motor. Sabi ko, napangol pa. Matindi siya na yung mga yan pag nagangalukan yung motor. Siyempre, ito mga kaipuan mo man na bagay, arukan plate number, plate na... Ano, mga pagod, mga pagod. Ay, pabira, sabi ko. Pabira. Kaya na lang, magiging ganap. Mobile patrol unit, ano? Hindi yan, madali pating mako, ha? Nakakalto, nakagayo. Nagirumdumang ko ng diversion road na ginigibo. Ano? Almeda, diversion. Almeda. Oh. Iyan po, hali iyang kay Senador Bunggo. Yan. Ang naglakaw po kaya si S&D. Ano, may nagkiklaim na naman? Para marama lang ka, mga kababayan, ha? Taaraw mo kaya, yet. Ano mo kaya, ang problema digdi sa to, mga tugang. O, Yayet. Oh. Darakulaw talaga ang tinampunta digdi. Inigtinampukan na agad, darakulaw na. Kaya lang, may mga nakapark sa gilid, may mga nakapark na auto, kaya nagagamit na gano'ng mga two lane. Pero ang gusto ko sabi, four way lane po yung mga tinampunta digdi. Four way, dyan sana, diversion. Ang pangduwa, Yayet, Oya. Bayo pong ibang mga leader digdi sa 3rd district na nag-isip na magpag-ibon ng diversion road. Ayun pa nga. Ayun pa nga. Si Saipong leader, politiko, na nag-isip na magpag-ibon ng diversion road digdi. Bayo digdi po sa 3rd district. Mayo. Mayo. Ayun pa nga. Ang gibuig di. Pag may project na nailing, tako nga yan. Si Gabino, si Gabi Bordado, perang-term. Perang-term, tapos na po ang term ni Gabi Bordado. Dahil lamang po nakapag-ibo siya ni Diversion Road, hali po din niyo sa Mabulo hanggang Pili. Nasakop niya ba kayan, partner? Ano, Pili? Sakop niya pa yan, 3rd District. Ano tradisyon ng pag-ibo kayan Diversion? Para dahil na po magkurumukumo ang mga auto, digdi po sa Naga, sa sentro. Oo, mayong ka pa yan. Inisyatibo. Mayong si Mayo, ding siram tara. Sabi na, taga-report, tabaan na may tukdo na pa kung sige, pang-claiming ko yan. Oo, yun na nga niyan. Dahil sa totoo lang, iyan po, mga tugang. Hali po yan kay Senador Bunggo. Ano, yan pundok hali. Bueno, karagagat ang report. Subuhin pa rin. BBS Banat Patrol. Digdi po sa Naga City, mga kabanat, ang mga tinamputa na digdi, four-way lane. Digdi po sa Kamsur, mga four-way lane na po. Darakula ang tinamputa digdi, Bus Aye. Day mo lang po naririsa. Day talang po naririsa. Taano? Number one. Digdi na lang sa Magsaysay, parang Stephen, Magsaysay, dakulaw, ang lapad doon ng kalsada natin dito, malapad po ang kalsada ta digdi, dahil lang po naririsa, tamay mga nakapark sa gilid. Ano? Pangduwa, yaon po digdi ang mga establishment, yaon digdi ang Villa Caceres. Pangduwa ka sa Puro, yaon din mga restaurant na gulping mga customer, na mayo na kanil mga parkingan, nagpa-park na lang po sa gilid ng tinampo, which is nakula man po talaga ng tinampo, nakakaagi pang mga auto. So, iyan po ang Naga City, Camarines Sur. Iyon mo po, pag-abot mo ang Milaor, pag-abot mo man po sa ibang lugar, may mga tracking, nakaparada, tagulpi pong mga tao. Dumali sa Sursugon, ma-appreciate mo ang nakulang tinampo, tamayo man nakaparark sa gilid, tamayo man pong mga establishment. Kaya mo po ma-appreciate, masasabi mo, wow, dakulaw yung tinampunig di. Iyo po, tama yung mga nakapark sa gilid, naarong kan mga nakapark ding di sa Naga and sa iba pong lugar ding di sa to sa Kamsur.
O, dyan lang po paabot kanya sa Pili. Ibong-ibong po ang mga nakapark dyan. Tadara ko lang po ang establishment dyan. Pero anway din po, kantilan po dyan, ang lapad, halos parehas man po sa ibang lugar. Na-appreciate na lang po yung lapad, kantilan po sa ibang lugar. Tama yung nakapark sa gilid. Mayong nakapark, tama yung man pong establishment na dumalan si tao. O, iyon po, yan ang pagkakaiba. Ano po? Kaya sabi ko, halos para parehas man pala. Ano? Ang pagkaiba lang partner, dakul pong mga establishments hindi po sa Laga City, o aron ka ng bistro, o aron ka ng Villa Caceres, sa Villa Caceres, si WC, pagdyan mo sa Pili, ilungon po din daw ang traffic dyan. Iyon po, mga daragalbay, grabe man ang traffic, pero darakulaon man po ang tinampo. O, ang problema lang po, hindi si Gabby Bordado, si congressman, matapos ng term, dahil lamang po nakaisip na magpag-ibo po din Tinampo Diversion Road from Mabulo to Pili para si mga pasiriring pong Daraga Albay, pasiriring pong Albay, Sorsogon, at dahil na po Maglaong Naga City, dumala po sa diversion. O, dahil po yan naisip kana ibinuto din dong congressman. BBS Banat Patrol. Ang importante lang kay Bordado, igwas siyang trapal na pag may gadan, masubli ka mong trapal, Congressman Gabby Bordado. Igwaman siya mga kalikali, kanal-kanal, lapig para pakaralot dyan sa taas. O, iyon naman yun ang project kaning deputadong ini. Ano po? Iyon mo, sa totoo lang. O, may nakapatindog po din community college si Bordado. Nahinapot ko po kamo. Ano, nakapag-ibo lamang po din community college din si Deputadong Bordado. Dahil. O, ano man po ang mga project niya? Ang mga project niya, kaya pa nga ligibong ka mga mayor. Pero nakulaon po sa iyang, sa iyang pong budget para po sa mga infra. O, harain po yan. Ano po? Si Sai, napapasay po yan. Ay, kaya sabi ko, nagpapara haranap kitang maray na tinampo, magayon na tinampo, si ibang mga leader, mga politiko, data na tatanyog. Ano? Ampig pa para Sir Iripta, si may mga nagkakagarini bulugod. Ano po? Gayo-gayo nagkaganap pong diversion road dyan sa Mabulo, saka ano ni? Pili. Dahil na, si mga pamalila, dahil na pong maaginig ni Sanaga. O, dyan na po sa diversion. Kung igwa. O, maray pa si, ano, si SND. Nakahangan pong project si Senador Bunggo. O, yun na po ining Almeda, Mabulo, Bypass Road, mga tugang. BBS Banat Patrol! At ako, oras, 19 minutes. Makalipas po ang alas 8 ni pagkaaga, ang oras, mga tugang, hatod po sa to ni Board Member Warren Sinyar. Aratsa na kita makomersyal ta si Boss Oka nasa linya. BBS Banat Patrol. Boss Oka. Salamat sa KBG. Maray na pagkaaga sa inyo, sir. Masa itong mga parantapay. Medyo negative kita duman sa inot na assignment. Ta kay po ang pala duman magpa-schedule. Ano? Ay, bagong pamayukan na city jail. Diyan pala sa BGMP, bago ka makalaog, may mapaaram ka. Mapaaram ka. So, naka-schedule kita. Para? Sa... Para? Ano? Para talo? Para. Ay, ma-interview. Ito may nainot na naka-booking. Naka-booking na ano? Na interview. Hindi, feeling sarabay-sabay. Hindi, pwede na. Grabe. Si Say ang chip dyan. Si Say ang chip dyan. Hindi ko na pa si kompletong name, pero yung duman sa note po ko. VIP man ining award din dyan kang BGMP. Ano? O, makuntilo nga nita. Naka-schedule. Oh. Duman sa sarong istasyon ng radio. Biglang nagluwas. Eh sabi ko, pwede sir, ano? Ay, ano na lang natin? I-record na lang natin? Ay, hindi. Schedule na lang natin. Pero magkatabangan na kami. Pero nagluwas siya. Nagluwas siya. Na kaulay ko itong sa iyang PIO. Ah, bako mag mismo si Wardel. Si Wardel na nga ni nagluwas. Oo. Oh. Sabi ko, i-record na lang natin, sir. Ay, hindi. Schedule na lang natin para ano, magandang usapan. Ano pigpaparatarago din dyan sa laong tabo magpalaong report niyo? Dahil parang
ano yan, tamikoda, naka-schedule. Kaya ka, kinto kaya kang nasa field? First time ko nina-encounter. Totoo yan, ako kinto ka ka nasa field pa ko. Pag dyan na kayo, sinugo ako ni Aling Sonia, may nagka-riot, naraman mi nga ni si Riot, pagkaaga na. Oo. Kunay pa nag-report, ako, kunay pa ko nag-report kayo sa hospital na may nasaksak, inmate, preso. So nagkaigwa pala ni Riot ka nakagigal daw sa BJP. Uh-oh. So si Aling Sonia kayo, sinugo ako, follow-up na tulos ko tapos sinakakuha ang report. Oo. Pinahalat lang ko duman mga 5 minutes, nagpa-interview na. Oo. Pero hindi pala siyang na Wilmore Plupinyo, madali un lang. Hindi pala, hindi pala bagong warden diyan, makakuha ka pa din clearance. Garo ka graduating sa high school, makakuha ka pang clearance partner. Ay, pambihira ka, Hepe. Ano, pagpaparatarago nito diyan sa BJP? Baka na kaya may mahilig na may nakasaramlay na panty. Pero sabi ko, hindi ko nasaya ako ng pagkakataon na hindi kadakol kitang ma-interview sa eryang ini. Nagkataon. Harapan mo kung sisay ang warden dyan. Tari ko kayo dinara si notebook, sinurat ko sa notebook. Attorney, abogado. Abogado. Attorney, ang warden dyan. Oo. Oy, pambira. Abogado. Abogado. At tapos, may schedule. Kaya ba pala? Kaya pala, naka-schedule ka. Kaya pala, may schedule. Abogado. Schedule natin. Ha? Schedule natin. Sige daw. Narinda ka mo ba ulay-ulay? Saga. Interview kita. Saga. Kaya mo yan. Dahil magkita masiruhan mo nyo. Pagka ma-prepare ako mga akabado. Ma-prepare ako mga hapot na mga pang ano, mga pang lawyer. Mga pandiuran ng pot. sabi ko, yaon man lang digdi. Hinapitan ko na si Sir Norbert Acabado. Digdi sa Apatwa. Ngunya na pagkaga. Makakaulit mo niyan si Sir Norbert Acabado. Sabi ko nga ni Kayan, ikaw pa pala ni Sir, paglawag ko sa radyo. Yaon ka na. Tapos yaon ko pag ngunyan. Yan ngaya. Madali naman ngaya. Pero baka ulit tatabi, parang Benji, taara mo, igdi sa ining apatwa, sabi na nga ni Ken, igwaning sa kalhaluyan ng panahon, sabi ko, pigreklamo na ini, ngunyan, ara mo takon, ano ang aksyon. Ari dyan, partner. Ining apatwa. Iyo ta, good morning pala dyan sa amigo ta, mga parabuno. sa amigo ta, digdi sa may istasyonero drone inon. Good morning dyan kay Boss Raul. Boss Raul, good morning. Yan, Ramirez Mitchap, ano yan, nakatutok. Ramirez Mitchap, yan sir, good morning sa inyo, good morning. Oy, pero ang inot na hapot, nagmahal na ang bayad ko yan sa buno? Saro yan, kaya hapot na yan. And saro pa, ining reklamo, tansapi, pigre-reklamo na ini, ano ang aksyon? Anong reklamo? Pigre-reklamo na dahil ni kayo ining eskwilahan na katahid. At ang sabi na, mabata. Pero pag alaw ko ba, di ba, mamparong. Baka may sipon ka lang. Dahil, bayo akong sipon. Nagalas nga niya ako, tapos sabi ng story ako kay sir. Ito nga ninduman sa Pampanga ay hindi sa sarong ano sa abato sa Manila na ang kataraid mga high rise building pa. Pero digdi sindang na pinakainot digdi aramot ang istorya kay ni sir bari na pagkaga live kita sa BBS DWLBC Kabinji just maray na aldaw sa Indogabos Sherik sa imo Kabinji sir good morning. Yeah, good morning. Bako man sa pag ano ha, bako man sa edad ha, pero talaga paglaw ko sa radyo, ikala talaga. Bako man bako na iba sa nag ano ha. Ay pambira sa Acabado. Anyway, at least ano mo na, gamay mo na dyan, gamay mo na po. Yeah, yan. Dahil tala sir sabi na edad na. Oy, inot na inot, may nakaulay ako, ining binabakalan kong karni, ining Ramirez Bitchap. Good morning. Nagdadagugod yan. Ano sir, nagtaas po ka mo talagang sigil sa kada bulo?
Ano sir, yung, naglakaw na kaming singil. Iyo po? Ayun sir, sa ang pinakahuri mi ka sir na naglakaw si Tarita mi, kan 2014. 2014? So, yeah. 10 years. So, nag-effective po ng increase no niyan na taon 2024, January 1. So, almost sabi tala ng 10 years. Oho. So, grupo kay po naman. Nag-agi ni pong proseso. Nagpa-upload po kay to si Honorable Kagawad Sir Buddy Castillo. Uh-huh. Kaiwan yung public hearing sa sanggunan kay to. Uh-huh. Iwan mo po nag-aratender. Iwan mo po nag-aratender. Uh-huh. So, iningali po, supposed to be, ma-increase kami nasa local tax code po, ang pag-aaram po, every 3 years po, pero po na pag-kwet ni Kaito pa dainahan taon ng priority so pag-increase. So ngunya po medyo halos makula po kami si ibang opisina may plano po pa-increase dahil sa sitwasyon ngunya po mga talaga. Mm-hmm. Halos kadikit naman ang kanta ang nababakal kan 1,000. Mm-hmm. So iya po nagpa-increase po kami halos kaya malang. Dikit malang pong na dahil may manaisagan. Dahil nga po, dahil nga ni 50%. Okay. Sa ibang, ano sir, ibang slaughterhouse sa iba, ano, kamusta ang presyo ta? Halangkaw kita? Hababa kita? O pare-pares lang? Ito pong ma-aprobaran ini yung ordinansa. Kita pa po ang ababa. Ah, hababa pa kita? Dahil tapo ko sigurado ko igwa naman po sa ibang munisipyo o sudades na nagkanama po ng pa-increase. Dahil ko po araw. So, pwede po itong pag during the processing kaya ni pagpa-increase, kita pa po ang ababa. Ay, hello sir. Okay. Ini pong ano, ining mga reklamo daan dyan sa ano, sa ibang parong, ano, pasensya sa mga ibang parong, ano po ini, nakabot na ba po ini sa karaman mo? Siyempre ako talaga minsan, kung di ka tuod, madyan ka, iba talaga parong, ano, kung lalo na permihin na ka. Ano po ang, ano nito kani, ano, totoo po yan, ang reklamo sa indo? Yan po, nakabot naman po sa kuya. Hindi kita po istorya. Sige lang. Ako po pang limang manager IGD. 1995 po ako na assign IGD. Sabi ko nga ni Garuba ko bako na akong taga-Naga. Sulamiti lang ang abatoya ko IGD. Mapagkataraid. Dua lang araw may sarong tertindahan. Tama. Ngayon kay to IGD. Opo. Putol, Lamal. alat lang ano, ano nakakapurutol ang linya ka sa tuyang mga banat patrol. Standby na po, ano, kaulay ta si Sir Acabado. Hello. Kana abat ko. Balik ko kay Sir na. Okay, sige. Okay, sige po. Go ahead, sir. Kaya po ngayon, ang premier po sa mga anag-tide ID, ini pong BGNP, may rason mo po kayo to, si dating alcalde. Dahil duman sa sentro, PNP headquarters, congested na po ang kwento, ang kulungan. Mm-hmm. So, pig tugutan man po na alkalde, hindi na po sinda mag-died sa abatua. So, garo po mga problema. Tapos, kung mga makadulag preso, ang mga empleyado hindi may kutsilyo. So, yan po premier sa mga nag-died. Ipang dua pa ang nag-died sa mga ini yung kamilya. So, dati po dyan manager babae. Uh-huh. Nagsasabi man na namamarong gasi open pan po, kaya ito open pa. Inapag niya oxidation pan. Mapa kami kaya itong wastewater. Uh-huh. Sabi ko, ma'am, mas mare po idikit ang ulay sa abatua. Uh-huh. Like, bako po hindi ma'am sa opisina ko, duman po kita mismo na sa lugar na sabing namamaro. Uh-huh. Sa totoo po, duman kami nag-ulay. Duman po napatunay niya na siya nakaparong ng data. Uh-huh. So, sa'yo na po, halisi... Okay na to. Sa ina po hali si Parong na napaparong din da. Sabi ko nga ni po, sa totoo lang, yung mga datian iding parabuno, kahit itong may basura ang pakita dyan sa balatas,
Kung Anduros po kasi ni Parong po talaga siya. Okay. Sabi ko man po, siguro po ang Anduros kung pasirin sa Norte, duma sa Norte ang mamamarong. Kung ang Anduros man pasirin sa South, duma po nasa ang Parong. Okay. Maman sa, kung pasirin po sa North, ang Anduros maman po sa South mapaparong. So, iyan po sabi ko, minsan po talaga, hindi po sa timing subdivision, pag duman ka naman po sa parting clubhouse ninda, medyo may distansya na. Dahil naman po nakakaabot duman. Sa nag-meeting kami po dyan kan homeowners, sharing man po hindi sa katain ni, hindi yung village, hindi yung saro sa employees. Sabi ninda ka ito, okay, maski sa abato, ha, basta igual lang kami, basta igual lang kami sa diring haro. Ngunyan po nagralag na, si, nagreklamo naman po lugod. Pero na, nakaibami po sinda sa itong sa Orolay. Alagad po ito yung dating principal hindi sa likodan ni Skilan. Garo po, di ko aram po na siya na-assign. Sabi niya, ay sir, salamat sir. Nakakaagad kami sa imong manure para makaigwa kami din gar-garden. Ay sabi ko, salamat naman sir. Ngunyan po, sa madaling istorya, kami baga po ang nainutig di. Ini po, na-construct po ining building na ni panahon pa po ni ex-mayor Castillo. Oh, haloy na po pala. Haloy na po. 1987 pa po. Ano na lang po, to make the story short, sir, Mr. Acabado, lipat na ka mo duma sa taas. Ang hula ko po, malipat na ka mo duma sa, ano, sa taas. Sabi ko nga ni po, maski po kami sa Darawneng lipatan kan Anagal City Abato. Masi po sa Arayo o sa Arani. Yes, yes sir. Yes, basta sir. Pang Orolay nasa mo magtaid. Yan. Ano po sa mo magtaid? Ang masasakitan ba kanis si mga negosyante? Arayo. Yung po yan, sir. Sabi ko man po kaninur. Alam niya ako, pasensya na si mga loyalist. Paturuuda na lang karoon, sir. Paturuuda na lang. Iyo, sabi ko nga po, pasensya na po sa mga loyalist me, si nagpapabunig sa muya, ta mapaparayo na naman kita. Okay. Yaw naman si paggastos ng gasolina, si wear and tear kan paggamit kan bikulundro, si guma, si etc. Yes. Iyo, okay. Sir, na rin po, nakamunduman, na rin talaga kamo malipat duman po sa taas, sa upper. Actually po talaga, honestly, hindi ko po aram po sa ina. Ano, yun pa? May pa pala talaga. Hindi ko po, nabasa ako nakaabot. Pero sabi ni Mayor, kung baga sa kaipon kita maglipat na, may panggastos man kita, kailan kita makuha ang lugar? Yan na po ang sabi sa kuket. Okay, pero dapat kung malipat na po, i-high-tech na, no? Ito magayunong klase? Ayun, pero ayun po ang plano niya. Iyo? Plano ni Mayor. Magkakaigwa kitang storage na. Iyon. Saka itong garo, may mga machine na high-tech. Yeah po, chiller. Yeah. May chiller na po. Na itong mga baka, pigluluwas, nasa lata na. Hello? Garo pa lang po itong pin niya. Pinandarato sa ibang nasyo. Pagbalik sa ito, lata na. Oy, Mr. Acabado, thank you very much. Amigo, thank you. Thank you very much. Pinagirit ka lang ta, sa aming ko pabira. Napagirit po ko niya na pagkaaga. Kapag ito, high-tech ka, isinaalang mong baka, pagluwas lang. Pagluwas, nasa lata na. Oo. Tapos si mga teke inakaipuhan, kuya na, itong... si mga lamang loob, pinip lang na soup number 5. Thank you very much, Sir Boyd. Sabi ko... Uy, sagan di ba balik ka dyan sa BGMP part na yun? Ay, naka-schedule na kita. Si ano pala, amigo ta, si Atty. Versus, ha? Versus, ha? Atty. Versus, ha? Nabit ko na, nagbit na kami kani. Nabit na pala kami. Okay. Kaysa ka, akala ko bago kita. Akala ko bago ang ano, bago ang warden na dati pa lang ito. First time ko siya na-meet ka sa bago. Nagluwas. Okay. Ang nagluwas ka sa bago. So ayan, thank you very much Sir Norbert Acabado. Nakaulit mo niya na pagkaagalig di sa Abatua. Oscar, may nabalik sa'yo mo. BBS Banat Patrol. Babalos sa imo parikoy. Oka Ismeda kay bala po si Mr. Bert Acabado kang Naga City Abatoa. Mabuelta po ang programang Radyo Banat. Standby mga tugang, standby.
Oh, merienda time na. Wow! Sirap. Mainit pa. Uy, paborito ko ni Hot Pandesal. Pandekoko? Nakakaloko. Slice bread, kada pidaso, para iso. Oo ni pa. Saimada, wrinkles, asin maligaya. Gusto nindo? Masiram, malumhok, asin baradong mga tinapay. Madyana sa Lorenzo Bake Shop. Nag-aako ang sindanin orders in cakes for all occasions. I-contact lang si Crisel de la Cruz sa 0948-542-3630 o Kiniko Guevara 0950-356-8317. Lorenzo Bake Shop, main branch at San Juan, San Lorenzo, Minalaba, Camarines Sur. With branches at San Jose, San Pablo, Camaligan, San Isidro, Poblacion, Salagunoy, Asin, Balatas Road, Naga City. Israel was afraid and was petrified, kept thinking we will never live without God by our side. But then we spent so many years doing things our own way, but we were wrong. And we learned how to fight and pray, and so we met in Israel. We just turned 70 and now it's our year of Jubilee. We should have long passed away, but now it's our enemy. But we have been known just one second. It's a normal way to keep on. Nakaranas ba kayo ng UTI, kidney stones, mabula o maitim at minsan malansa na ihi, mataas na creatinine, pananakit ng tagiliran, bewang o balakang at minsan ay pangangati ng balat? Subukan ng Kidney Care araw-araw! Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee.
sakit na diabetes at hypertension na kapag di naagapan ay magiging dahilan ng problema sa pag-ihi at magiging sanhi ng komplikasyon ng sakit sa kidney. Ugalihing uminom ng sapat na tubig araw-araw at mag-kidney care. Ito ay may sangkap na tumutulong upang maging normal ang ating creatinine levels. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. You care, we care. Kidney care. Parami na parami ang natutulungan at nakakapagpatunay sa lisa ng kidney care. Kidney care. Pakinggan po natin si Aling Rosita. Nagka-problema sa kidney. Hello, Ma'am Rosita. Rosita Simbit po. 65 years old. Tagada po. May bato na po ba ng pagpatingin ninyo? Oo, kasi may mga puti-puti. Pag umihi ako, tingin ko sa ihi, parang may ano na puti-puti. Masakit si ihi araw-araw. Ngayon, okay na yung nakatik ako sa kidney care. Tsaka, ilang beses niyo na pong nainom itong kidney care? 10 na araw, yung uminom ako na ramdaman ko na parang pagtingin ko wala na yung mga puti-puti. Pakiramdam ko, masarap na umihi, wala nang sagabal. Sana po tuloy nang guminawa ang karamdaman nyo. Ituloy ko yung pag-inom ko sa kidney care. Ang kidney care ay nakatutulong upang mapalakas ang ating kidney at maiwasan ang paghina o pagkasira nito. Ang mga sangkap nito ay all natural at may bisang panlaban sa kidney problems. Mababawasan ito ang panganib at maaari ding mapalabasan ng mga toxins na kumikirat sa ating bato. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Ako nga pala si John Lunar, taga Victoria, Oriental Mindoro. Ako talaga yung babahala dahil kakaibang kulay ng aang ihi, walay brown, kakaibang amoy, ay may UTI daw ako. Mahirap na lalo na maliit ang anak ko. Kaya sinubukan ko ang kidney care. Pag-normal lang ang pag-ihi ko, hindi na masakit at normal na rin ang kulay. Salamat sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Andito ang ilan sa nakainom at nagpatunay na nakatutulong ang kidney care sa kanilang sintomas ng kidney problem. Gaya ng pangangati ng balat, laging ihi ng ihi at mabulang ihi. Andito ngayon, isa sa mga gumaling matapos gumamit ng kidney care. Ako nga pala si Rudy Reyes, taga Poblacion, Nauhan, Oriental Mindoro. Ay parang nararamdaman ko ang mga sintomas gaya ng mga sakit sa pag-ihi, sakit na tagilir, at minsan masama ang pakiramdam. Narinig ko sa radyo, ang kidney care, sinimulan ko at sinubukan inumin dahil nabawasan ang sakit na aking nararamdaman. Kaya pala ko, tuloy-tuloy na ang pag-inom ng kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ikaw ay may problema sa kidney, subukan ang Kidney Care. Ako po si Renilito Borlat, 54, Tubong, Kantilan. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nakapag-dialysis. Simula nung pinainom ako ni Mrs. nitong Kidney Care, bumalik sa normal ang kidney ko. Laking tulong sa akin ang Kidney Care. Naging masigla na ako at wala nang dialysis. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Alagaan at protektahan ang kidneys. Mag-Kidney Care araw-araw. Proteksyon laban sa masamang dulot ng toxins at kidney stones upang makaiwas sa mga komplikasyon at paglubha nito. May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng kidney care at yung karamdaman niyo? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. May naramdaman nga akong gamanid ang hita ko. Uh-huh. Di ngayon, laboratory ako. Ang sabi niya, pagkita, ay ang taas ng ano mo, creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng kidney care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit? Gamit niyo nito? Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Pag-ubos ko ng ano, bali isang buwan yun eh, isang box. Aha. Pagkuha ko to result, ang sabi ng doktor, ay very good, bumaba. 84 na lang. Oh, okay. Siyempre, tong-tawa ako. Pasalamat ako sa Diyos dahil bumaba. Dahil doon sa ininom kong kidney care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang kidney care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Mga kaibigan, mula po sa Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 16. At ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid,
sa pagtuturo sa katuwiran. Broadcasting region-wide, this is PBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. And music station, PBS. Basta Barreta, sigurado. Oras, mga kabanat! Eksakto na pong 7:41 ng pagkaaga at ang oras hatod po sa to ni Board Member Warren Senyar kang First District and Provincia din Camarines Sur. Bawal ang duwang, bawal ang takot, bawal ang pasaway sa Radyo Banat Extreme, Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang Bad Boy sa Radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga mga tugang, aldaw po kita ngunyan ni Webes. Pitsa 11 na po kita kan bulan Abril. Magribalang kita digdi sa Bicol Broadcasting System, BBS, DWLV, 91.9 sa mga talahapita kasi doon mga radyo. Mga tugang, ako po ang regular nindong kaibalan digdi sa laungkan programa. Ako si Kabe J. Rivera. Araw ka dati, hanggang alas 9 kita mga Damarkads, boys and girls. Kaibanan ta ang mga mahihigos na mga banat patrol. And syempre sa newsroom, kaibanan ta ang walang kupas, Boss Junil Dawingman Cuba. Sa technical, si Boss Ariel Camarotti. Saka si Boss Stephen Fabis mga kabanat. Oy, balik na po kita sa trabaho. Nako naman, si mga tinatamad pa dyan, sabay-sabay, bangon-bangon, gising! Sa umaga, isa sa mga pinakikigan, Radyo Banat Extreme! Gising-gising na mga kapatid! Balik trabaho na po kita mga partner! Magpasiguro lang po kitang gulping tubig, ano? Gulping tubig, saka mga pasiguro kitang extra t-shirt sa mga bagets. Apo din daw tabi, partner, ang pag-asa. Ano, ang pag-asa kapatid, daaramon ta po ang posibleng heat index. Ngunyan po din sa probinsya kang Camarines Sur para sa mga kababayan tang paralaong ko dyan sa opisina. Si mga kababayan tang balik eskwela. Oy, balik eskwela na po. Gising na mga chikiting, mga bagets. Si mga nag-long weekend dyan. Si mga namumula-mula pa dyan dahil sa sunburn. Eskwela na po. Eskwela na po kita. Ano? Balik na. Madali na bakasyon, di ba? Madali na po ang bakasyon, mga kabanat. Chillax lang. Ano? Chill. Habang ano man po ginigibo nindo, mga tugang, mag-iriba na po kita digdi sa laungkan programang Radyo Banat. Kay Banat na din ang mga Banat Brigade. Ano po, si mga mapaabot ka sa inyong greetings, shout out, mga reklamo sumbong. Bukas po ang sa tuyang mga hotline number. Ano po, uya po sa buya mga hotline number digdi sa Radyo Banat, Parikoy. 0919-956-4392. Saka 0906-280-4202. Ano po? Yan mga Damarkads ang hotline number kang Radyo Banat. Ano? Paabutan kong marhay na aga ang sakuyang mga neighbor, ang sakuyang mabubuot, mga talagang bakong isdab, ano, na mga neighbor dyan po sa Harvard. Inutunta ang ang family Binagwa, ano? Ang Binagwa family, amay na amay, amay harayo payi, naka-smile na. Yan ang mga the best na neighborhood. Ano? Binagwa family. Saka si Boss Eric Bugs Parikoy. Sir, good morning. Good morning, ha? Boss Eric, trabaho-trabaho na kita. Mag-marini si Boss Eric ta, ano ni?
Permining may darang napsak, pasiguro siyang t-shirt. Ano? Si Eric Bugs, good morning. Regards dyan sa inyong mabubuot na pamilya. Ano? Saka dyan po sa Harvard, ang sa kuyang kinakapatid niya. Ano? Kinakapatid si ano, Jing, ano? Silvestre Florese. Yan. Ma'am, good morning sa inyo. Ma'am, good morning. Yan na sa kuyang mga neighbor dyan sa Harvard. May pa naka Irksmaila. Yan ang mga dabi. Iguaba ko dyan na neighbor na naibad ina, ano, agot. Iguaba ko dyan, stupid na neighbor, naibad ina, ano, agot. Ano, pigtitido ko, pigismile lang ko, hindi naki-smile. Sabi ko, inaano ba daw ini? Ako malungkot yung Stephen, sinusunod-sunod ko. Kada mahilig ko siya, nag-i-smile ako sa iya, hindi naki-smile. Araw po kaya, maray ng kamong inot magtino, at least mayong nasabi sa inyo. Alam, alam mga, alam, parang Stephen, araw niya kaya. Pero, ta kinokontak ni Boss ay ang pag-asa, aramon tapo mga tugang, ang hit index kana init kang panahon ko dyan. Ano? Ay nako, sabi ko nga kay Boss Oka, Boss Oka, pasadahin daw ang mga dabarkads sa dyan sa kulungan, dyan sa BGMP, at dyan nga rin iye, dawa ordinaryong aldaw, mainit, sa laong kansilda, di ba? Ano daw ginigibo niyan kan mga preso? Overcrowded, ang kulungan na dapat pang baintihan, nasa sanggatos. Ay, nako. O kaya ano po ang ginigibo kan na BGMP sa mga nakakulungo niyan, mga tugang, dahil po sa sobrang init kang panahon. Ano po? Speaking kan na init kang panahon, aramon ta po ang heat index ngunyan sa Bicol, particular na po sa Camarines Sur, kwalon na po ang pag-asa. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Balat Extreme. Nasa linya po mga tugang ang pag-asa, Legazpi. Ma'am, sir, good morning po. Hello, good morning po. Ay, hello ma'am, good morning. Live ka po ngayon dito sa BBS DWLV, Naga City, Camarines Sur. May tanong lang ho namin, madam, kung ano po ang heat index, anong inaasahan na init ng panahon ngayon dito sa atin? Bago po ang forecast heat index po natin ngayong araw is abot po ng 40 degrees Celsius. Mm-hmm. Hanggang bukas po, ganun pa rin po. Pareho po ang forecast natin na heat index. Mm-hmm. Over Camarines Sur po. 40 degrees Celsius. Apo. Kung ikukumpara po ng mga nakarang araw, medyo hindi po gaano mainit ngayon. Apo. Yung mga nakarang araw po, kasi mga nasa 39 po. Hmm. 39, 41. Nag- 42 pa nga siya nung April 6. April 6? Apo. Oh, grabe. Ano? Yun yung pinakamataas na heat index. Kailan po na-record dito sa atin? Sa amin? So far po ang pinakamataas na is yung 42 po. 42? Opo. So kahit papano, mainit na rin ho yan? Opo, mainit na po siya. Under, ano na nga po siya na yung effect-based classification niya is under sa danger siya. Kasi yung danger nasa 42 to 51 degrees po. Yes, yes ma'am. Sa ibang part ng Bicol region, yung mga bumabiyahe ngayon, yung mga out of town, yun pong mga papunta ng ibang probinsya, ano po yung mga inaasado nilang heat index ngayon? Bali po sa... Albay. Ulayin natin ang Albay. Bali po sa Albay, ang forecast heat index natin is nasa 39 degrees Celsius po. 39? Then, opo. Then sa ano naman po sa Camarines Norte nasa 41 po. Mm-hmm. Then sa Sorsogon naman nasa 37 ang forecast na heat index nila ngayong araw. Mm-hmm. Sa Catanduanes naman nasa 40 po. 40. Okay. Madam, sa Camarines Norte nung nakarang araw nabalitaan ko
mataas po yung ano nila doon, heat index. Opo, nasa 42 din po. Okay. Nung ano po, mga April 9. Okay. Bakit hindi pare-pareho? Anong paliwanag niya? Bakit hindi pare-pareho yung heat index dito sa atin sa Bicol? Bali po, ang heat index po kasi computed siya sa relative humidity at saka sa temperature. Bali, nagbabago po kasi yung per region, yung mga temperatures and hindi nga po relative humidity. Wala tayo kasahan na kahit kaunti ulan? Sa bagay, ang ulan, ano, lalo na papain pagdain na dadagos, ano? Opo, lalo. Dahil sa nalilang yung ulan, parang mas lalo lang mulod na gainit. Mas lalo gainit, ano? So, kayo po ay nasa 40 ang ano, Camarines Sur. Apo. Okay. Madam, salamat po. Thank you very much, Pag-asa. Thank you. Thank you po. Ingat, ingat, ingat. Okay, mga Damarcan, si mga mabiyahin ko dyan, ha? Aramon ta po ang lagay kan na init kang panahon. At aaram din do, mga Damarcan, mga partner, ang ano bagay, ako nga niye, pakaluwas ko palang banyo, shower, di ba? Pagluwas ko, ipambihira, iba ang init kang panahon. Ano po? Iba ang init kang palahon. Maray na lang galing dyan sa Mungunyan, medyo may bulos ang gripo. Ano? Ang iba pong lugar sa Naga City, mayo pong bulos ni tubig, ang gripo din na. Ano? Yan ang problema ko dyan kang Metro Naga Water District. Kaya kabustahon ta po ang ibang barangay digdi sa Naga City at ang iba po mayong tubig. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ay, sa mga Damarcans, mga tugang, ang Bicol Broadcasting System madadalan man po sa YouTube. Ano po, sa YouTube, paki-follow din po kami sa YouTube, mga tugang. Pindutol lang po nito ang subscribe sa YouTube, BBS 91.9. And sa Facebook din po, paki-like, share, follow po ang BBS, mga kabanat. And ang Radyo Banat Facebook page. Ano po, paki-like, share, follow na rin po. Ano, sa YouTube, mga tugang, si Damarcans ko, nayaon sa US of A, sa YouTube na lang dadalan. Sabi niya, pambihira ang amigo ko. Sabi ko, paki-share mo na lang. Ano, sabi niya, sabi pati sa kuya, Kabi G, sikat ka na, nasa YouTube ka na. Sabi ko, bisek. Ay, pambira ka. Nadalan na ka kaya. Hindi ka kaya nagsasabi-sabi. Nasa YouTube ka na. Sabi ko, loko ka, loko. Ano po? Kaya, mga Damarcans, madadalan po ang mga programa kan Bicol Broadcasting System. Pakihanap po kami sa YouTube, BBS 91.9. Bawal ang duwag. Bawal ang takot. Bawal ang pasaway. Extreme! Kasama ang mga BBS Banat Patro at ang Bad Boys Radio Benji Rivera sa BBS Banat Extreme! Saka good morning sa sakong amigo, Boss Askitioxon, Bossing Sir, good morning! Ano? Ang saro sa mga mahigos, mabuot na staff ni Tolitz, ni Kagawad, Tolitz Del Rosario, hello po. Good morning dyan sa mga amigo ta. Dyan sa mga Damarcans ta. Sa ano, sa office ni Kagawad, Tolitz. Good morning po dyan, ano, ki classmate, ki batch. Aski Chukson Bossing, o ilon mo. Ay, habot-habot ni Tito Beijing o dyan dahil sa imong regalong cologne partner. Pambira ka, partner, ha. Kada may bagong fragrance na inaliligawan si Tito Beijing. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ay, sa mga bareta po sa nasyonal, mga tugang, nagtutupad si Congressman Brian Reyo Jensuan na ang bagong Marcos, sa bagong Marcos Executive Order ang mapuol sa balikas na pagsubitir ka mga nakabitin na panukalang batas na gustong isecure. Ang nasyon gikan po sa cyber attack
Nakapundan po si Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yabsuan. Mga tugang sa mga kapwa mambabatas na pagsikapan na maaprubahan ang mga nakabitin na mga House Bill sa Kongreso para maprotektahan ang digital infrastructure kan nasyon gikan po sa cyber attacks. Kasunod po kan executive order ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpatibay sa National Cyber Security Plan o ang inaapod na NCSP. Ang National Cyber Security po, mga tugang, na nagpapakusog sa presidente na kinukumpleto ang pagpakusugman kang multilateral na ugnayan kan mga kalyado asin pagpasar kan mga nakabitin na mga lay sa Kongreso para po darahon sa kaligtasan kan sa tuyang nasyon. Sa sinasabi pong digital na panahon, mga tugang, makakatabang na patibayon ang satong mga depesa laban sa dagdagol na cyber threats. At iba pong panghihasok, sinabi kabikulanong congressman na si Congressman Brian Rambiyosuan Kabikul Saro, sarok siya sa mga ko-auto na labang sa House Bill 8199, mga tugang, na matapunit pagkuhon sa punto para sa Department of Information and Communication Technology para sa epektibong magpasunod ang NACSP sa pagpatibay na nasabi pong executive order na pinalawas po kanakaging si Manang. Nakatod ng balita yan, itinalaga ang House Bill 8199, ang National Computer Emergency Response Team bilang sentralizado mekanismo sa pagpapaabot ng informasyon sa gobyerno para sa mga insidente sa seguridad at informasyon. Binamandan din kalasabi panukal patas, matugang ang gabos na ahensya ni gobyerno na magkagin daing mababa sa sarong tauhan na may sapat na pagsasanay sa seguridad at informasyon. Yan mga tugang ang balita sa National Halipo yan sa Bicol Saro Party List. Oras 7:58! Sa umaga, isa sa mga pinakikigan, Radyo Balang Extreme. Alas 7:58 na po diba ni Pagkaga. Aber, kung ano naman ang linyakan na sa tuya po, Banat Patrol. TBS Banat Patrol. Nasa linya si Tito Yapo, Tito Yapo, good morning. Salamat. May napakada, matulang na salamat sa muli. Location po, yara po sa Antupan na sa Subangan ka na. Gold, ano? Iglesia, opisina mismo, kan Naga City Police sa office, mobile ang patrol unit. Ano? Sa araw mo, karol sa mga kaipuan mo niyan, kan totoo yung mga kababayan, inibagang mapaghahapo tayo itong mga mandalakbay, itong aralayo ang kuyan, mga biyahe, pag may nararautan, kung ganyan hindi aram, lugar, destinasyon. Destinasyon. Ini ang importante nga senda nga dudumanan na itutuklo sinda kung sa ina dapat direksyon kan mga biyahero. Saro pa, hindi baga sa kanto na ini kan pure gold sa araw mo mga palaog yan sa terminal, pasiring sa Metro Manila, pasiring duman sa Sudan kan Ligaspi, Albay. Inian saro sa nahiling tang grabe an traffic ano o kaya ang mga members kan MPO igdi nagkakasiribot apwera kayan kan mga ginigibunindang uplan na sita ano uplan na sita ayon si sir kuyan pigarap ta siya yun ay kasi bago si Lieutenant Colonel Dennis San Juan ang esposo kan sa tuyang amigo amiga ano sir nasaan si sir yan ang pala nigdan sa kuya magayaw na amiga si Sayan ano,
ay, kung yan. Mabuot yan? Mabuot. Bako yan na itong masungit na polis? Oh, bako yung masungit na polis, ha? Bako yung masungit na polis. Arugan? Arugan na, ay, nasa ko yan. Arug kita yan sa uno. Ay, ano si sir? Hindi kita sa malipot na opisina ni Lieutenant Colonel Dennis Saluan. Ang gumiginig ko yan. Dinigning. Disay? Dinigning. Ito kami. Gata itong kaibananta sa trabaho. Diyan sa Kalabanga. Ano? Sir, good morning po. Si Benji Rivera. Lapasara ko yung Disay. Mutaram tabaga ng unya na panahon. Mga biyahero, balik-balik, laga. Tapos duman sa Legazpi. Ano po ang pinaka... mayroon na trabaho ka na, kuyan, ano ni, mobile, ah? Mobile patrol, ano, nag-aalalay sila, kaya katakod kay Ling Sumbak, sir, good morning. Good morning po, sir. Sige, sir, good morning po, good morning. Good morning po, good morning. Ay, ano ang pinaka, dakulindong kaso na na-encounter po dyan sa iyo pong hipatura, sir, hepe? Ang dito po sa Rosamuya, bali, ano ni, unit po ini, ang pinaka-anoan ni talaga dito, padakulan, itong sa trapiko. Okay. Traffic accident, kumbaga, kami ang immediate na expander dyan. Okay. Pag nagkakaiwang na traffic accident, hindi nagpo-provide man kami si, kunyan, na motor assistance center para duman sa mga motorista na narautan, may mga kaaputan, kung location. Tapos kung sakaling may problema sa indang bihikulo talaga, nag-assist man po kami dyan. And then, nagpo-provide man kami traffic management pag matraffic na hindi po ta ang iriyami po kaya nasa kunyan tang Talabakang Marlick Highway. Yes. Kumbaga, iyan ang pinagtututukan mi para dahil magka-bull-bull ang traffic ko digi sa lugar mi. Iyo po. Yan ang pinakaanoan mi sir. Tapos, nakakanda kami sir kita patrolya sa gabusan kang Naga City dahil hawak nito ang 27 barangay kang Naga City. Kumbaga, pati duman sa taas, nagpapatrolya po kami. Kapot din doon, kan-unit din doon. Oo, iyo po, iyo po. Tapos so, kung kanyan na kabilugan kang Naga City, hawak nito yan na bus. Ano ka po dyan sa special unit na yan, sir? Bago man po ini station sir, bale unit po ini, mobile patrol unit. Ako po ang chief kang mobile patrol unit. Oh, very good. Ano, so ang opisina nindo, yan pong sa diyan sa Atubaga Kandakulang Mall. Ayun po. Tapos po kang Pure Gold. Okay. Tapos ILDP. Okay. Yun itong pinaka-opisina mi. Tapos so mga ibang personnel ko din, naka-deploy man po yan sa Kalabangan kang Marlick Highway sa kaduman sa mga motor sa pero, tender para mag-assist duman sa mga motorista nga nito. Pero po ang personnel mo dyan, dakul kang tao dyan? Dakul po, kaya lang po may mga naka-detail po kami sa iba-ibang opisina pa. Kaya opo. Medyo, kunyan, ang pinaka-one bodies ko lang po hindi, nasa 70 po, arugaya. Wow, okay. Sir, yung mga vehicular accident, kabo ang nag-ano kayan? Kabo ang nagkakapot kayan? Bale po, pag nagkakaigwang... Uy, naputol. Yet, tawag ka. Apod ka, parig mo, Yet. Naputol. Kaulay na po, mga tugang, ang hepe ka na Station 5. Sinda po palan ang mga nag-re-responde sa mga vehicular accident. And sinda rin po ang nanggagabay, digdi sa mga motorista, na mga, syempre, naghahapot, sa ilang pasiring duman, parang kali, di ba? Okay, sige partner. Yeah, ibabalik ko kay Sir Sanuan. Duman po, Sir, sa yan, regarding kayo yan, kami po ang first responder pag-aaruga nagkakaigwang ko niyan dahil hindi nga nito, nasa Marlick Highway kami. Correct. Kadakulan na mga accidente, vehicular accident. Hindi po nangyayari talaga kadakulan. Pero ang kunyan ni Kaan, ang sa recording po kayan, duman na po sa mga police station. Yes. Kasi okay. mayo man po kami digding blatter book. Duman ni, turn over mo na yan po, duman sa concern station na nakakasakop sa lugar na ni. Basta kamula po ang na-respond ni Tulos.
Opo. Okay, pag nanaw naman po talaga, nanaw naman kami hindi sa kalabangan Marilicay, eh, kami na po, may na-respond diyan. Para mapadali, lugod talaga, sa mga motorista na nagdadagugun yan, yeah, halimbawa po, naka-encounter ka mo, halimbawa lang ang itahinagan din mga vehicular accident, para mas mapadali, kamo na ang Kontakon, ang station na po ni Kontakon. May madali man po talaga ang kunyan kasi nasa along the highway naman po ang mga personnel. Iyo. Nakalatag man po. Okay. Tapos may nag-speaker po talaga na kulang ang traffic accident, mga kunyan ganyan. Ang traffic enforcement unit, may unit man po kaya na nakatak dyan para sa tandakang investigation. Mm-hmm. Tapos sinda na ang minaprocess kaya para maayos kung sakaling pagkaigwang kami ka mulig settlement or dahil man na masyadong problema so kunyan din da. Tapos pero kung talagang may kunyan, issue ang kunyan yan, TOP, para duman sa involved na sa aksidente. Ano po sir, dakulang bagay po yung station nindo dyan sa location na yan kasi talagang grabe ang mga bus dyan. Luwas laong ang mga bus dyan. Ano po? Lalo na po ngunyan, summer po baga sa bakasyon. Iyo, makukulamot sumama. Kadakulang na biyahero talaga. Luwas laong din sa Naga City. Inakasintro kang kunyan eh. Kung baga suhali sa Metro Manila tapos suhali sa mga pating kunyan manggang Tacloban o Visayas region, paparalaog po din. Kaya dapat talaga ako sa totoo ko, kulang kaya kitang diversion road. Ano po? Ayun po. Pero may, baka matapos na po. So, dyan po bala sa may Almeida, may sinigibo dyan na tinampo, paluwas pasiring na duman sa may Mapulo. Mm-hmm. Kung sakali po siguro maaman yan, nakulang tabang po kasi mga, may ease out so mga volume kang traffic ko, hindi sa Marilicay, hindi sa mga kumaagi, hindi sa area namin. Ayun po. Okay, sir. Thank you very much. Salamat po. Salamat. Kumbaga, luma ng sasakyan o motorsiklo, mga four wheels. Mayo pang plaka. Pagkong ngayon, mayo pang plaka. Makangalas naman po yan na mayo pa siyang plaka. Uy, baka tapos ako, po, ako wali, sir, sa totoo lang, maray-maray kita, medyo murumodilo pang motor ko. Ang motor ko, ang day pa kong pigtawan ng plaka, kang binakalag kong motor. Maski, sa kuya nga niyo po, sa motor man po kang akay ko nga niyo, sa kuya niyan, mayo pang plaka. Ayun, pag-alo. Kaya, ano? Ayun po, ang ginibom eh, kaya ang advice sa mga kang LTO, nabugtakan kayo maski temporary lang. Yan, very good. At least ma-repar. Na iba pang maski pa paano may plate. Copy. Talaga na lang ginagamit, maski temporary. Yes, yes. So, araw po kayo, sir, kinukonsider din doon yan. Kinukonsider din doon yan. Iyo po, iyo po. Basta yung wala lang, makalus ba talaga itong blanco, mayo talagang plaka, ano? Tapos mayo pang lisensya, lalo ng grabing problema. Impound yan, impound. Mayong pang talaga po ang kunyan niya. Mayong lisensya. Mayong mapili. Unregister. Impound na talaga yan. Ayaw po, ayaw po. Mayong pang talaga. Hirak mag... Kaya po anak, mag-proceed na siya kayong dokumento. Kung halimbawa, kung pinakal niyan sa kunyan kang motor, trade. Or kung sign pa man na kumpanya na pinakal niya, mag-po siya doon kipapilis man lamang. Yes. Kaya nang mapatibayan niya, kaya ito na vehicle. Kasi ang iba talaga, ang iba, sinuroblian lang po ng mga vehicle man. Oh. Ang hiram. Tapos tagkos pang accident, lalong dakulang problema. Dey, malindo dinadakop. Dey, malindo dinadakop si mga nakamotor na dahil hinuhulugan ng motor. Tatawang po kami baga intindi kang mga tao na lalo ako talagang may kuyan man talaga sa anong paliwanag niya, iyo, kung man ang sinasabi niya, ay may man po sinutuluyan niya. Ang nahihirak ako, hipe, ang nahihirak po ako, hipe, hindi bagang mag-irina na nakasuruksuan sa motor. Ay nahihirak ko kung marikay pang nasisitar kang polista. Si Duwang nakahilmet, si Duwang Aki, dahi! Ay, iyo ba? Yung ano po yan, problema po yan, nararap ka yan. At ang apat na sinda sa motor, bawal na yung apat na yan, si Duwang pang Aki, mayong hilmet. Ayun, lalo na po talaga grabing problema yan, kung sakali. Tapos yan pong mga... Pag-arokin hipping sitwasyon na si Bang Agum naka-helmet, si Duwang Aki na nakapalaman, na burumuling gitna, na kaya mayong lamang 15 years. Ano ka na? Disposition nito kayaan?
Ang iba kung talaga man po, sir, ay po talaga sin na dahil tayo mapilimbayaan sa mga ate siguro. Oo. Inaanon nila lang consideration. Yung mandatory consideration. Oo, oh, ina-advise nila lang sin na as possible, nakakunyan man sa mga aki. Ipisil mo po na mayong kunyan niya. Kung iyo. Kahit naman yung nasa, ng aksidente po baga. Iyo po. Isada lang yung nangyayari. Kung maray salamat lang ko ta, kung yaon digni sa mga teritilan po, bakong main road. Highway po, baga yan. Highway baga yan. Iyo po. Kung highway po talaga, ipisil. Iyo, kaya sabi ko, hirak man kanin, matitikitan ini. At ang mayo man talaga, tamayo ay pambakal helmet, ay nako, hirak man. Okay, sir, iyo salamat po. Thank you very much. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you. Tito Boyet. Maraming itong bistado po sa may motor, tapos ng hulugan. Oh. May lisensya, 10 years. Ay, pangira! Pagbigil na itong amigo kong ito. Oh. Ang problema, may problema, pero may kaibahan kita nawawara ang plate number. Ang advice ko. Pag-buli-buli plaka. Pagta ka ng lost plate. Iber, ako nga na ito, Yitbo, naara ko sa indo, tanga plate number din doon, nagkikirikirin na. Ako po, ka mabakal ko si motor ko, di ako pintawa ng plate number kayo, binakalang. Masakit magpara, ano ko yan, ay, nako, pabira din, tapos na lang ko maghulog. Sabi ko, tapos na ko maghulog, bakit pa plate number? Paan ko lang sa follow up? Ah, ipabir ka. Harara niyon sa ko. Hindi ko pali na niyo. Paan ko lang sa follow up? Ngunyan, nahinig ko si Ahinti. Inaalok na naman kong motor. Sabi ko, napangol pa. Matindi siya na yung mga yan pag nagangalukan yung motor. Sir, ito mga kaipuan mo man na bagay arukan plate number at plate na... Ano, mga pagod, mga pagod. Ay, pambira, sabi ko. Pambira. Kaya nalang magiging ganap kan mobile patrol unit, ano. Hindi, madali pating mako, ha. Nakakalto, nagkakagayo. Nagirumduban ko ng diversion road na ginigibo. Ano, Almeda, diversion. Almeda. Iyan po, hali iyang kay Senador Bunggo. Yan. Ang naglakaw po kaya si S&D. Ano, may nagkiklaim na naman? Diba? para maraman lang ka, mga kababayan ta. Araw mo kaya, Yet. Araw mo kaya, ang problema digdi sa to, mga tugang. O, Yet. Darakulaw talaga tinampo ta digdi. Inigtinampo ka na agad. Darakulaw na. Kaya lang, may mga nakapark sa gilid. May mga nakapark na auto. Kaya nagagamit na gano'ng mga two-lane. Pero ang gusto sabi, four-way lane po yung mga tinamputan ni Gdi. Four-way, dyan sana, diversion. Ang pagduwayet, uya, mayo pong ibang mga leader ni Gdi sa 3rd District na nag-isip na magpag-ibon ng diversion road. Ayun pa nga. Ayun pa nga, si Saipong leader, politiko, na nag-isip na magpag-ibon ng diversion road ni Gdi. Mayo, ni Gdi po sa 3rd District. Mayo. Mayo. Ayun ba nga? Ang bibuig di, pag may project na nailing, tako nga yan. Si Gabino, si Gabi Bordado, perang term. Tapos na po ang term ni Gabi Bordado. Dahil lamang po nakapag-ibo siya ni Diversion Road. Hali po din niyo sa Mabulo hanggang Pili. Nasakop niya ba kayan, partner? Ano, Pili? Sakop niya pa yan, 3rd District. Ano tanay siya nagpag-ibo kayan Diversion para dahil na po magkurumukumo ang mga auto digdi po sa Naga, sa Sintro. Mayong kapa yan. Inisyatibo. Mayong si Mayo ning siram tara. Ano sa taga report tama na may tukdo na pa kung siya sige pang claiming ko yan. Oh, iyon na yan. Dahil sa totoo lang, iyan po mga tugang. Hali po yan kay Senador Bunggo. Ano, yan pundong hali. Bueno, karagagat ang report. Subuhin pa rin. BBS Banat Patrol. Digdi po sa Naga City, mga kabanat, ang mga tinamputan na digdi, four-way lane. Digdi po sa Kamsur, mga four-way lane na po. Darakula ang tinamputan digdi, Bus Aye. Day mo lang po naririsa, day talang po naririsa. Taano? Number one, digdi na lang sa Magsaysay, parang Stephen, Magsaysay,
Dakula, ang lapad lang tila, ng kalsada natin dito. Malapad po ang kalsada tanigdi. Dahil lang po naririsa na may mga nakapark sa gilid. Ano? Pangduwa, yaon po nigdi ang mga establishment. Yaon nigdi ang Villa Caceres. Ang pangduwa ka sa puro yaon, ini mga restaurant na gulping mga customer na mayo na kanilang mga parkingan, nagpa-park na lang po sa gilid ng tinampo, which is nakula man po talaga tinampo, nakakaagi pang mga auto. So, iyan po ang Naga City, Camarines Sur. Iyon mo po, pag-abot mo ang Milaor, pag-abot mo man po sa ibang lugar, may mga tracking, nakaparada, nagulpi pong mga tao. Dumali sa Sursugon, ma-appreciate mo ang dakulang tinampo, tamayo man nakaparak sa gilid, tamayo man pong mga establishment. Kaya mo po ma-appreciate, masasabi mo, wow, dakulang yung tinampo nigdi. Iyo po, tama yung mga nakapark sa gilid, naarong kan mga nakapark din sa Naga and sa iba pong lugar din sa to sa Kamsur. O, dyan lang po, paabot ka dyan sa Pili, ibong-ibong po ang mga nakapark dyan, tadara ko lang po ang establishment dyan. Pero anway din po, kantinan po dyan, ang lapad, halos parehas man po sa ibang lugar. Na-appreciate na lang po yung lapad kantinan po sa ibang lugar, tama yung nakapark sa gilid. Mayong nakapark, tamayong mampung establishment na dumalan si tao. Oh, iyon po, yan ang pagkakaiba. Ano po? Kaya sabi ko, halos para parehas mampalan. Ano? Ang pagkaiba lang partner, dakul pong mga establishments, hindi po sa Naga City, o aron ka ng bistro, o aron ka ng Villa Caceres, sa Villa Caceres, si WC, pagdyan mo sa Pili, ilungon po din daw ang traffic dyan. Iyon po, mga Daragalbay, grabe man ang traffic. Pero darakulaon man po ang tinampo. O, ang problema lang po, hindi si Gabby Bordado, si Congressman, matapos ng term, dahil lamang po, nakaisip na magpag-ibo po ng tinampo, diversion road, from Mabulo to Pili, para si mga pasiriring pong Daraga Albay, pasiriring pong Albay, Sorsogon, at dahil na po maglaong Naga City, dumala po sa diversion. O, dahil po yan naisip, na ibinuto ni Dong Congressman. BBS Banat Patrol! Ang importante lang kay Bordado, igwas siyang trapal na pag may gadan, masubli ka mong trapal, Congressman Gabby Bordado. Igwaman siya mga kalikali, kanal-kanal, lapig para pakaralot dyan sa taas. O, iyon naman yun ang project ka ng deputadong ini. Ano po? Iyon mo, sa totoo lang, nakapatindog po din community college si Bordado. Nahinapot ko po kamo. Nakapag-ibo lamang po din community college din si Diputadong Bordado. Ano man po ang mga project niya? Ang mga project niya, kaya pa nga ligibong ka mga mayor. Pero nakulaon po sa iyang budget para po sa mga infra. Harain po yan. Ano po? Si Sai, napapasay po yan. Ay, kaya sabi ko, nagpapara haradap kitang maray na tinampo, magayon na tinampo, si ibang mga leader, mga politiko, data natatanyog. Ang pigpapara Sir Iripta, si may mga nagkakagari ni Bulugun. Gayon-gayon nagkagalang pong diversion road dyan sa Mabulo, saka Pili. Dahil na si mga pamalila, dahil na pong maaginig ni sa Naga. Dyan na po sa diversion, kung igwa. Maray pa si, si Isindi, na nakahangan pong project kay Senador Bunggo. Yun na po ining Almeda, Mabulo, Bypass Road, mga tugang. BBS Banat Patrol! At ako oras, 19 minutes, makalipas po ang alas 8 ni pagkaaga, ang oras, mga tugang, hatod po sa to ni Board Member Warren Sinyar. Aratsa na kita makomersyal, ta si Boss Oka, nasa linya. BBS Banat Patrol! Boss Oka! Salamat, Kapit G. Maray na pagkaaga sa inyo, sir, mas itong mga parantapay. Medyo negative kita duman sa inot na assignment. Ta kay po ang pala duman magpa-schedule. Ay nimba kong pamayukan na city jail. Dyan pala sa BGMP, bago ka makalaog,
may mapaaram ka. Mapaaram ka. So, naka-schedule kita. Para talo? Para, ay ma-interview. Tuminain at naka-booking. Naka-booking na ano? Na interview. Hindi, feeling sarabay-sabay. Hindi, pwede na. Grabe, si Say at Chip Jal. Si Say at Chip Jal. Hindi ko na kasi kumpletong name, pero yung dumansanot ko po. VIP malining warden dyan kang BGMP. Ano? O, makuntilungan eh. Naka-schedule. Oh. Dumansa sarong istasyon ng radio. Biglang nagluwas. Eh sabi ko, pwede sir, record na lang natin. Ay hindi, schedule na lang natin. Pero magkatabangan na kami. Pero nagluwas siya. Nagluwas siya, na kaulay ko itong sa iyang PIO. Ah, bako mag-mismo si Wardel. Si Wardel na nga ni nagluwas. Oh. Sabi ko, i-record na lang natin sir. Ay hindi, schedule na lang natin para magandang usapan. Ano pigpaparatarago din na dyan sa laong tabo magpalaong report niyo? Dahil ko harap. Ano yan? Tamin ko na naka-schedule. Kaya kang nasa field? First time ko nina-encounter. Totoo yan. Ako kayto ka nasa field pa ako. Pag dyan na kayto, sinugo ako ni Aling Sonia, may nagkarayot. Naaraman mi nga din si Rayot. Pagkaaga na. Oo. Oh, kung dahil pa nag-report ako, dahil pa ako nag-report kayo ito sa ospital na may nasaksak, inmate, preso. So, nagkaigwa pala din riot ka nakagigal daw sa BJP. Oo. So, si Aling Sunya kayo ito, sinugo ako, follow-up na tulos ko tapos sinakakuha ang report. Oo. Pinahalat lang ko duman mga 5 minutes, nagpa-interview na. Oo. Pero hindi pala. Ay, kayo siya na Wilmore Plupinio. Oh. Madali yun lang. Hindi pala bagong warden dyan, makakuha ka pa din clearance. Garo ka graduating sa high school, makakuha ka pang clearance partner. Ay, pambihira ka, Hepe. Ano, pigpaparatarago din doon dyan sa BJP? Baka na kaya may mahiling na may nakasaramlay na panty. Pero sabi ko, hindi ko nasaya ako ng pagkakataon na hindi kadakol kitang ma-interview sa iriyang ini. Oh. Nagkataon. Harapin mo kung sisay ang warden dyan. Tari ko kayo din na sinotebook, sinurat ko sa notebook. Attorney, abogado. Abogado. Attorney, ang warden dyan. Oo. Oy, pambira. Uh-huh. Abogado. Abogado. At tapos, may schedule. Kaya ba pala? Kaya pala, naka-schedule ka. Kaya pala, may schedule. Abogado. Schedule natin. Ha? Schedule natin. Sige daw. Narinda ka mo ba ulay-ulay? Saga. Interview kita saga. Kaya mo yan. Dahil magkita masiruhan mo nyo. Ma-prepare ako mga... Akabado. Ma-prepare ako mga hapot na mga pang... Ano, mga pang lawyer. Mga pandiuran ng pot. sabi ko, yaon man lang digdi. Hinapitan ko na si Sir Norbert Acabado. Digdi sa Abatwa. Ngunya na pagkaga. Makakaulit mo niyan si Sir Norbert Acabado. Sabi ko nga ni Kayan, ikaw pa pala, sir, paglawag ko sa radyo. Yaon ka na. Tapos yaon ko pag ngunyan. Yan ngaya. Madali naman ngaya. Pero baka ulit tatabi, parin Benji, taara mo, igdi sa ining abatwa, sabi na nga ni Ken, igwaning sa kalahaluyan ng panahon, sabi ko, pigreklamo na ini, ngunyan, aramot ako ano ang aksyon. Aray dyan, partner. Ining abatwa. Iyo ta, good morning pala dyan sa amigo ta, mga parabuno. sa amigo ta, digdi sa may istasyonero drone inon. Good morning dyan kay Boss Raul. Boss Raul, good morning. Yan, Ramirez Mitchap, ano yan, nakatutok. Ramirez Mitchap, yan sir, good morning sa inyo, good morning. Oy, pero kang inot na hapot, nagmahal na ang bayad ko yan sa buno? Yan, hapot na yan. At saro pa, ining reklamo, tansapi, pigre-reklamo na ini, ano ang aksyon? Anong reklamo? Pigre-reklamo na dahil ni kayo ining eskwilahan na katahid. At ang sabi na, mabata. Pero pag alaw ko ba, hindi ba mamparong? Baka may sipon ka lang?
Dahil yung bayo akong sipon. Nagalas nga niya ako. Tapos ating story ako kay, ano, kay sir. Ito nga nindu man sa Pampanga. Ay, hindi, sa abato sa Manila. Na ang katarai, mga high-rise building pa. Hmm. Pero digdi, sindang na pinakainot digdi, aramang tang istorya kayo ni. Sir, mara na pagkagalive kita sa BBS, DWLB, si Kabing G. Diyos na maray na aldaw sa Indogabos, masyerik sa iyo mga Kabing G. Sir, good morning. Yeah, good morning. Bako man sa pag, ano ha, bako man sa edad ha, pero talaga paglaon ko sa radyo, ikala talaga. Bako man, bako na iba sa, nag-ano ha, ay pambira, sila, kabado. Anyway, at least ano mo na, gamay mo na dyan, gamay mo na po. Yeah, yan. Dahil tala sir, sabi na edad na. Oy, inot na inot, may nakaulay ako, ining binabakalag kong karni, ining Ramirez Bichap. Good morning. Nagdadagugod yan. Ano sir, nagtaas po ka mo talagang sigil sa kada bulo? Naglakaw na kaming sigil. Iyo po? Ayun sir, sa ang pinakahuri mi ka sir na naglakaw si Tarita mi, kan 2014. So, yeah. 10 years. So, nag-effective po ng increase no niyan na taon 2024, January 1. So, almost sabi talaga ng 10 years. Oho. So, grupo kay po naman. Nag-agi ni pong proseso. Nagpa-upod po kay to si Honorable Kagawad Sir Buddy Castillo. Oho. Kaiwan ng public hearing sa sanggunian kay to. Uh-huh. Iwan mo po nag-aratender. Iwan mo po nag-aratender. Mm-hmm. So, iningalik po, supposed to be, ma-increase kami nasa local tax code po, ang pag-aaram ko, every 3 years po, pero po na pag-kwento, pa-dainataon ng priority, so pag-increase. So, ngunyan po, medyo halos makula po kami, si ibang opisina, may plano po pa-increase dahil sa sitwasyon niya po mga talaga. Halos kadikit naman ang nababakal ka dun sa 1,000. So, yun po. Nagpa-increase po kami halos kaya malang. Dikit malang po na dahil may manaisagan. Dahil nga ni 50%. Okay. Sa ibang ano sir, ibang slaughterhouse sa iba, ano, kamusta ang presyo ta? Halangkaw kita, hababa kita o pare-pares lang? Ito pong ma-aprobaran ini yung ordinansa. Kita pa po ang ababa. Ah, hababa pa kita? Dahil tapo ko sigurado ko igwa naman po sa ibang munisipyo o sudades na nagpa-increase. Dahil ko po araw. So, pwede po itong pag during the processing, kaya na pagpa-increase, kita pa po ang ababa. Ay, hello sir. Okay. Ini pong, ano, ining mga reklamo daan, dyan sa, ano, sa, ibang parong, ano, pasensya sa mga ibang parong, ano po ini, nakaabot na ba po ini sa karaman mo? Siyempre ako talaga minsan, kung dahil katuod, madyan ka, iba talaga parong, ano, kung lalo na permikin na kita. Ano po ang, ano nito kani? Ano, totoo po yan, ang reklamo sa indo? Ayan po, nakaabot naman po sa kuya. Hindi kita po istorya. Sige lang. Ako po panglimang manager, IGD. 1995 po ako na-assign IGD. Sabi ko nga, nigaro bako na akong taga-Naga. Sulamiti lang ang abatoya o tingliyo. Mapagkataraid. Sulamiti po lang. Araw, may sarong tertindahan. Tama. Hindi akong kahit hindi. Opo. Putol, lamal. alat lang ano. Nakakapurutol ang linya ka sa tuyang mga banat patrol. Standby na po, ano. Kaulay ta si Sir Nakabado. Hello. Kana abat pa. Balik ko kay Sir na. Okay, sige. Okay. Sige po. Go ahead, sir. Kaya po ngayon, ang premier po sa mga anag-tide ID, ini pong BGNP, may rason mo po kayo to, si dating alcalde. Dahil duman sa sentro,
28 quarters, congested na po ang pagkato, ang kulungan. Mm-hmm. So, pigtugutan man po na alkalde, hindi na po sinda mag-died sa abatuwa. So, garo po mga problema sa ako, kung mga makadulag preso, ang mga empleyado din may kutsilyo. So, yan po premier sa mga nag-died. Ipangduwa pa ang nag-died sa mga iniyong kamilya. So, dati po dyan manager babae. Nagsasabi man na namamarong da si open pan po, kahit open pa, inapag niya oxidation pan, mapag makami kahit itong wastewater. Sabi ko, ma'am, mas mare po idikit ang ulay sa abatoa. Like, bako po hindi ma'am sa opisina ko, duman po kita mismo na sa lugar na sabing namamaro. Sa totoo po, duman kami nag-ulay, duman po napatunay niya na siya nakaparong ng data. So, sa'y na po hal si parong na napaparong din da? Sabi ko nga po, sa totoo lang, yung mga datian iding parabuno, kahit itong may basura ang pakita dyan sa balatas, kung anduros po kasi rin, parong po talaga siya. Okay. Sabi ko man, siguro po ang duros kung pasi rin sa norte, duma sa norte ang mamamarong. Kung ang duros man pasi rin sa south, duma po na sa ang parong. Okay. Maman sa, kung pasi rin po sa north, ang duros maman po sa south mapaparong. So, iyan po sabi ko, minsan po talaga, hindi po sa timing subdivision. Mm-hmm. Pag dumang ka naman po sa parting clubhouse ninda, medyo may distansya na. Dahil naman po nakakaabot duman. Sa nag-meeting kami po dyan kan homeowners, sharing man po hindi sa ka-timing, hindi yung village, hindi yung saro sa employees. Sabi ninda ka ito, okay, maski sa abatoa, basta igual lang kang sa diring harong. Ngunyan po nagralag na, nagreklamo naman po lugod. Pero nakaibami po sinda sa itong sa Orolay. Alagad po ito yung dating principal, hindi sa likodan ni Skilan. Garo po, di ko aram po na siya na-assign. Sabi niya, ay sir, salamat sir. Nakakaagad kami sa imong manure para makaigwa kami din gar-garden. Ay sabi ko, salamat naman sir. Ngunyan po, sa madaling istorya, kami baga po ang nainutig di. Ini po, na-construct po ining building na ni panahon pa po ni ex-mayor Castillo. Oh, haluy na po pala. Aloy na po, 1987 pa po. Ano na lang po, to make the story short, sir, Mr. Acabado, lipat na ka mo duman sa taas. Ang ula ko po, malipat na ka mo duman sa, taas. Sabi ko nga ni po, maski po kami sa Ederaw ng lipatan ng Anagal City, Abatoa, maski po sa Arayo o sa Arani, yes, sir. Yes, basta pang Orolay, nasa mo magtaid. Yan. Ano po sa mong magtaid? Ang masasakitan ba kanin si mga negosyante? Rayo. Yung po yan, sir, sabi ko man po kaninor, alam niya ako pasensya na si mga loyalist. Paturuuna na lang ka rin, sir. Paturuuna na lang. Iyo, sabi ko nga po, pasensya na po sa mga loyalist me, si nagpapabunig sa muya, ta mapaparayo na naman kita. Okay. Yaw naman si paggastos ng gasolina, si wear and tear kan paggamit kan bikulundro, si gumas, etc. Yes. Iyo, okay sir. Na rin po, nakamunduman, na rin talaga ka mo malipat duman po sa taas, sa upper? Actually po talaga, honestly, hindi ko po aram po sa ina. May pa lang talaga. Hindi ko po, nabaan pa sa unang kaabot. Pero sabi ni Mayor, kung baga sa kaipon kita maglipat na, may panggastos man kita. Kailan kita makuha ang lugar? Yan na po ang sabi sa kuket. Okay. Pero dapat, kung malipat na po, i-high-tech na, ito magayunong klase? Ayun po ang plano niya. Plano ni Mayor. Magkakaigwa kitang storage na. Iyon. Saka itong garo, may mga machine na high-tech. Iyon po, chiller. May chiller na po. Na itong mga baka, pigluluwas, nasa lata na. Hello. Garo pa lang po itong pin niya. Pinandarato sa ibang naso. Pagbalik sa ito, lata na. Oy, Mr. Acabado, thank you very much, amigo. Thank you very much. Pinagirit na ka lang ta, sabi lamat, ko pabira. Napagirit ko niya na pagkaaga.
Pagkato, high tech ka. Isinalang mo ang baka. Pagluwas lang. Pagluwas. Nasa lata na. Oo. Tapos yung mga teke inakaipuhan, kuya na, itong... Si mga lamang loob. Loob food na. Soup number 5. Thank you very much, Kisir Bird. Sabi ko... Uy, sagan di ba balik ka dyan sa BGMP part na yun? Ay, yun. Si ano pala? Amigo ta, si Atty. Versus, ha? Versus, ha? Atty. Versus, ha? Nabit ko na. Nagbit na kami kani. Nabit na pala kami. Okay. Kaysa ka, akala ko bago kita. Akala ko bago ang ano, bago ang warden na dati pa lang ito. First time ko siya na-meet ka sa bago na nagluwas. Okay. Ang nagluwas ka sa bago. So ayan, thank you very much Sir Norbert Acabado. Nakaulit mo niya na pagkaagalig di sa Abatua. Oscar, may nabalik sa'yo mo. BBS Banat Patrol. Babalos sa mo parikoy. Oka Ismenda kay Balang po si Mr. Bert Acabado kang Naga City Abatua. Mabuelta po ang programang Radyo Banat. Standby mga tugang, standby. Sa umaga, isa sa mga pinakikigan, Radyo Banat Extreme. Oy, balik na kita mga Damarkad sa aksyon. Digdi sa laungkad programang Radyo Banat. Ang oras na mga partner, 8.14 in pagkaga. Ang oras atun sa to ni board member Warren Senyar, Can First District. Good morning kay... Oy, sa idol ko, kay Sir Bulong Bukid. Bossy, good morning. Trabaho-trabaho na. Ah, Webes. Balik na po kita sa trabaho matapos ang halawig na bakasyon. Nako, kamusta bakasyon ha? Pagkatapos naman, bakasyon na naman. Ano daw kung ibabalik na po sa bulan ni Hunyo ang eskwela? Ano daw kung na, Ayaw na, si Bossing. Ano daw kung na ibabalik na sa June ang baralikan sa eskwela? Ano daw? Barhay na aga, idol. Nagdadagong po kami digdi sa Barangay Mabulo. Shout out sa Achenza family. Salamat. Thank you, thank you. Aber, kung ano ko mo ng linya ni Boss Junil. Nasa newsroom. Kay Balan si Director Sansad. BBS Banat Patrol. Boss Junil, good morning. Okay, Bossing Benji, maray na aga. Maray na aga po sa imo. Maray na aga sa yung mga prantabay. And kay Director Dr. Gilbert Sadsad, kanda DepEd Bicol, tama to itong inaapot mo na kung ano, ibabalik na sa June, unbroadcasting kan klase. Ipapalo up tayo nyo yan. Kung ibabalik na ano, ready, sabi baga gusto na ni Presidente. Iluwayo na. Anapot, anong pangpanguro layak kung halimbawa ibalik sa June? Tapos siya po taman, mainit nyo niya na kumusta ang preparasyon, kahanda palarong Bicol, kan DepEd, ano, bastante kita sa tubig, may problema ang mga billeting center, iya po tayan, saka anda, nguwarin ang closing talaga, ngunya na taon. Director Dr. Gilbert Sadsad said, good morning, live ka sa BBS Naga, si Bossing Benji po ang angkor, maray na aga po tabi sir. Right. Hello, Director. Good morning po. Opo, good morning. Director, good morning. Si Benji po ini sa BBS. Yes, Bossing Benji. Si Director. Okay. Nel, may kapot na kayo. Kala mo lang kapot kay Director Gilbert. Inot lang. Iapot ko lang kung ano yung ano to. Preparasyon na... Kanda palarong Bicol, tangunya niya na April, kung di kita napapasala, garo 19, mapunan na palarong Bicol. Director, kumusta na po ang sa tuwing preparasyon and ano po, di daw magkaiguan yung problema? Mga estudyante, mga parakawat na po, ali sa manlaylay ng mga probinsya, sa supply kan tubig po, tabi sir? Thank you very much, Junel. Maray man po, tana haputa yan. Inot ang palarong Bicol po mapuon sa April 27. Sa bali apat na venue ang Ligat City ang pinaka-host, kay bali Agaw City ang Tabaco as in ang Albay. Manungod po sa tubig kay apo nga ni mahiling mo baranga ning pirang syudad
tanganing dai mag-concentrate ang mga tao sa saro lang na lugar. Kumbaga sa ano, mapabawasan itong dakulang volume na kaipuhan kang mga players, kang mga bisita sa sarong lugar. Kaya igwa kitang bali apat na paying venues na host kaining palarong Bicol. Nagplano naman po kami na kung sakali may itong mga fire trucks kang ligas, pikan tabako, kang low, yun po ito ang masuporta sa pag-distribute ng tubig sa gabos na billeting quarters kang mga athletes. So, yan po ang manungod sa tubig. Ayo po. Okay. So, digdi po tabi, Director, pero pinaglalauman ta pong mga participanting unya na palarong Bicol po tabi, sir? We are expecting sa 13 schools division offices ng mga 6,000 players, coaches, and officials. Opo. Oo. So, sinda po, may mga daranang mga makater kan pagkaon kanda mga kuyenta po, mga parkawat tabi, sir? Yes po. Kanya-kanya po ning daraning makater kan sa indang mga delegation, sa indang mga athletes, as in sa mga lugar na kung sain igwa sinda ning billeting quarters. Halimbawa sa Ligab, igwa may nakatagamang school na sa indang okuparon, igdi sa Legazpi, igwa maning billeting quarter as in duman sa Tabaco City. Opo, so bako po ang regional office ang mapadalagan kan na catering sa mga delegates po, tabi sir? Bako po kami ang mapadalagan kang catering nyo na palarong Bicol. Bako man po talaga ang regional office. Ang pigpapadalagan o pigmamanage kang regional office, pag-abot sa palarong pambansa, kami ang nagpapacater sa mga athletes. Opo, kumusta po ang mga ekipahin niya to na gagamiton na kan mga parakawat po, tabi sir? Sa samuyang meeting the other this April, first week of April yata yun, na i-report kang tulong sports coordinator sa Canligao, Legazpi at in Tabaco na naka-procure na sinda ning mga gagamiton na equipment. Yaon na kung saan nag-agin sa sindang Beach Awards Committee ang possible na mga gamit na pwedeng gamiton sa pag-abot kang palarong Bicol. Opo, oo. Sir Director, Dr. Sadsad, itaw ko po kay Bosing Benji Anhapot. Bosing Benji. Sir, Bosing, sir, good morning po si Benji. Sabi po sa news, good morning. Ang sabi po sa news, balak na po na kung pwede daw ibalik na sa June ang baralikan po sa kanda mga estudyante. Sir, kung ibabalik po sa June, ready po ang DepEd? Director? Pag ako naghahapot talaga, baka karisa na yan, kada ako mahapot na napuputol si Director Sansan. Sir, pasensya na po, naputol yung linya. Sir, yung pong katanungan ko, kasi sa mga news po na sabi daw balak nang ibalik sa buwan po ng June, ngayon po June ang balik sa school ng mga bagets. Ano po, kung ibabalik sa June, ready daw po ang DepEd? Ano pa po, kung magkakaroon pa ba lang adjustment, ano po ang mangyayari? Inot na inot po, ining sa tuyang department, slowly na pigigibo ang medyos na makabalik kita sa June. Okay. Alagad, kaya nga po nagkaikot kita ng adjustment kang school year 2020. Ang ereskulahan mo niyan sa June. Okay. Alagad, dahil sa gusto tang maibalik sa
sa June ang opening, pero they outright maibabalik. Kaya ang opening kang school year 24-25 mapuon sa July 29. As in, kung sakali man talagang by operation of legislated law, kung may batas na talagang i-didikta na, ibalik sa June, well, we will follow. Pero may babayadan po kayan ang gobyerno sa mga maestra. Ang mga maestra deserve manindaning 2 months or 60 days na rest. Kaya nga ni ining June 1 to June 30, daita papa trabahuhon ang mga maestra immediately after the closing. Kaya, hello? Napuputol na, mabilig ba si director? Mabilig? Hindi. Nasa office ako. Okay, napuputol lang. Chappy kayo, sir. Chappy. Okay. So, ang sabi mo, sir, kung mapahinga ang mga teacher, ngunyan pong June 1. Yes, up to June 30. June 30. Pagkatapos po kaya na balik naman yan sa trabaho ng mga teacher po, director? Starting July 1, pwede na sindang i-involve sa mga school activities, lalo na sa, alimbawa, enrollment, Brigada Eskwela, National Learning Camp, as in sa mga national activities like Palarong Pambansa, National School Press Conference, National Festival of Talents, as in mga trainings para sa preparasyon kang pag-opening kang school year 24-25 with the matatag curriculum. So talagang imposible, and di po madadagos ining bulan na June balik eskwela kung mayo pong sugo ang gobyerno. Ano po? Batas. Batas. Sabi ko may batas dapat na sa formulate kaning batas, may kaakibat na funding. Yes. Dahil ito ang i-double pay sa mga teachers na dahil mapahingalo, kundi immediately must start kang klase. Okay, well said, sir. Well said. So, yan ang mangyayari. Director, mainit po ang panahon ngunyan. Ano po ang ginigibo ng adjustment sa itong mga teacher, mga principal, mga school heads? Digdi po sa paglang po sa eskwela, kan mga kakiyan po? Ngunyan po, na paluwas po yan na polisiya kang DepEd, na sa in times of hot heat index, ang mga school head ngunyan ang tinatawaan ning poder na magkaigwaning localized assessment kung sinda magkakaigwaning face-to-face o sinda magkakaigwaning distance learning modality o ang apod kang iba asynchronous learning modality. Asynchronous. Kaya ang school head po ang tinatawaan ning poder na either to suspend face-to-face or to continue with the face-to-face depende sa assessment na ginibuninda, observasyon, depende sa pag-asa issuance kung ano ang heat index sa indang mga lugar. Okay. Hindi pong mga mga school, hindi mga classroom, mga piglalaugan ka mga estudyante, sir. Ano po, kamusta ang sitwasyon kani? Ang iba po kani, mayo mga kesame, ang iba talaga, daw pa may electric fan, dahil kaya. Dahil man pwede makatukdo si teacher, mayo mga kahoy sa luwas, mayo na pinurutol na. Pwede na yan na maging rason na dahil na, sa sunod na kita may eskwela, pwede na po yan. Pwede po yan na maging reason para i-suspend ang face-to-face. Alaga, di guaman pong mga very innovative na mga school officials, mga teachers, na ang mga classroom na mayong ceiling, pigrala ganinda ning mga sinalasalang dahon kang nyug. Kumagat ang katuyang mga maestra, lalo
lalong-lalo na suyaon dyan sa mga remote area. Yes, sir. Nakadakol ning available na mga nyug. Oho. Minsan, yun yan ang ginagamit ninda. Palanggala sa init. Ano po? Oh, yes. Okay. In which I also done that during my time when I was a classroom teacher in Tinambak. Okay. Okay, Director, thank you very much po. Thank you very much. Thank you. Thank you, bossing. Salamat po. Thank you, thank you, thank you. Okay, bye-bye. Okay, Director Gilbert Sansan, anytime partner, pwede tayong maapunan sa tuyang deep end Director kan sa tuya pong regional director ano po. Kaya si mga bagets pare ko si mga teacher pandar-isip apod kayan Tito Boyet pandar-isip para di po mainitan ini mga estudyante nako ang iba kaya talaga yet ang iba may electric fan man yet bayo magkisabi ay ang nahihigup na duros mainit ay pabihira. Sa inyo pa kaya ang G, good day. Bago ko ta nagpa no parking ang syudad dyan sa Bicol Medical Center, igwa na sanang designated na lugar na pwedeng magpak na pwedeng mag parking. Lalo na po ako empleyado dyan sa BMC. Gusto kong magandang bahay na nakatitulo sa aking pangalan. May kasi, may mga ang problema dyan ye, kung igwa kang pasyente sa BMC, gusto ko ng sweet. May service kang tricycle, auto, may lalakaw ka dyan sa may BIR, dyan sa NSA, ay kadakol po mga opisina pa dyan, kapatid, partner. Ay, paktay na, hanap kang parkingan mo. Ayun, di ba? Kaya duman po sa may samo, dyan sa lugar mi, inaabot po kan mga naghahanap mapaparkingan. Kaya lang iniman pong ibang mga motorista ang pangapunan ko. Pag may nakakaag na pong no parking, private property, dahil na po kamo magpwersa kasi bako na po yan sa syudad. Private property na po yan. Yung gilid kang tinampo, pwede. Eh, yung pong mga nakausli na yan, na mga bakante, yan po yung mga private property po yan. Walang masama ron. Akalain mo ba yun, pati doon man sa may gate ko, nadadali pang parking. Ang sabi ka ni, may lote po ang province sa likod ka BMC. Ano daw kaulayon mo na ni Mayor si Governor Luigi na ipagamit mo na? Ano daw idol, tabangan mo si Mayor na baka uli si Gov. Matibay ba yung text? Sabi ka yung text. Excuse me. May lote po ang province sa likod ka Bicol Medical Center, BMC. Ano daw kaulayon mo na ni Mayor si Gov Luigi na ipagamit mo na? Ipagamit mo na. Ano daw idol, tabangan mo si Mayor na makaulay si Gov. Ay, pwede ba? Pambihira kaya. Kaya lang kukuli ba ito ni Gov si Mayor? Sabihin baga, ba't ka nagbidyo-bidyo pa? Pinakita mo, ikaw, ikaw magaling. pambira. Oy, igwang nag-PM sa to si Boss Dems. Oy, may vehicular accident dyan na Tito Boyet to. Dyan lang sa may kantota. Busuka, may digdi sa magsaysayo. May vehicular accident. Pigpadara sa to ni Boss Dems. Thank you, Boss Dems. Dahil ko na pati nahilingan sa kuyang al sa kuyang mabuot na panihon si Boss Dems Montes kang converts. May pigpadarang picture partner aksidente partner grabe digdi lang po ni sabay magsaysay ingat mga driver si
siguro pa-crossing ini o, digdi po sabay magsaysay, digdi sabay dakulang kondo, bako inig uma, bako inig uma. Digdi sabay kay Kapitan Alan San Juan, tama, Kapitan. Hindi masama ang mangarap. Ay, ini talaga, day pwedeng day ni Griton. Sabi niya, Boss BG, good AM. Haloy ko na po na hinahalat ang aldaw na ini para i-greet mo ako. Wow. Din happy birthday. Sako. Ako po si Abner De La Rosa. Apod po sako, boy. Boy. Birthday ko po, ngunyan. Nakatune in kami din sa Villa Francia. Special ni pare ko eh. Happy birthday sa iyo, Sir Abner. Happy birthday, happy birthday. Nakaka-touch ba din ni partner oh. Mababaw talaga luha ni Tito Benjo. Sabi niya, Boss Benji, good AM. Haloy ko na po hinahalat ang aldaw na ini para i-greet mo ako, happy birthday. Wow. Ako po si Abner De La Rosa, aka Boy. Boy. Anong aldaw ko niya, partner? Pitsa ko dyan? Unsi? Maray pa, Abner, itaw mo sa ko ang Gcash mo na panaranta kang pang ice cream. Parehas kita, April. Yan. Ala, pare, okay ba? Abner, kung nagdadagog, ining nag-text ako, ining nag-text akong si Abner dyan sa Villa Francia. Pare ko, arap ko nagdadagog ka, sabi mo, i-greet na ka. Padarahin na sa ko ang Gcash mo. Padala mo din sa 0919. Ilisa mo na, number ko, 0919-956-4392. I-text mo sa kwa Gcash number mo. At padarata ka pang ice cream. Happy birthday! Happy birthday sa'yo mo, bossing sir! Happy birthday! Hinalat niya pati ng aldaw na ni partner para i-greet ko. Pabira. Pabira. Oy, masunod na po ang programang Siyudadano. Standby na po, mga kabalat. Standby! Masunod na si Manager Bebot Calleja. Ang beauting si Ma'am Sheila. Ay, nag-thank you tulos. Thank you, sir. Okay, sige. Padama mo ang Gcash number mo. Nagdadagong talaga. Nagdadagong siya, pare ko. Nag-thank you. Sige. Padama mo Gcash number mo, tulos, partner. At pag-ice cream lang. Partner? Ikakan mo na lang ko ta ako, partner. Boss, Boss Stephen, bira na mga ice cream si Tito Benji. Mga duwang hungit na lang. Daw anong ikakakan ko, Boss, Boss Stephen ice cream. Mga duwang hungit na lang ko, partner. Duwang hungit lang. Gusto kong maganda. Ay, nako talaga. Pag naging edad, Ay, standby na mga tugang. Masunod na po ang Siyudadano. Standby. Mga tugang hali po sa Filipos Kapitulo 4, Versikulo 19. Ngunit ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluluwatian kay Kristo Jesus.